sa inyong lahat, ano? Narito muli tayo sa Debaters Convention upang matunghayan ang isang alamat na debate sa pagitan ng dalawang alamat sa larangan ng debate. So, magandang gabi sa inyong lahat, dyan sa mga nanonood dyan sa parting Mindanao, sa parting Luzon, at sa mga iba't ibang dako ng bansa na nakakapanood ng ating live. Naka-live ito sa Punto po Punto, no? Facebook at YouTube channel. Naka-live din ito doon sa page ni Brother Jerry Lai. At of course, dito sa ating stasyon, sa Debaters Convention. Okay, so bago ang lahat, ay ipapakilala ko muna ang ating magigiting na debatista. At bigyan natin sila ng... Bigyan natin sila ng isang minuto para magpakilala, makilala natin yung ating mga debatista. Okay, tawagan natin sa site ng RCC. Pakilala muna tayo. Ako. Magandang gabi sa ating lahat na nandito. At maraming salamat sa inyong paghihintay at panunood na ating programa at marami tayong matutunan sa gabing ito. I-share natin, hindi ang ating opinion, kundi ang katotohanan. Dahil ang Diyos ay walang opinion, kundi katotohanan. So ngayong gabing ito, ang katotohanan talaga ang ating ipairat. So magandang gabi at sa aking mahal na kapatid na nandito. Magandang gabi sa lahat na nandito at sa mga malugod na taga-subaybay natin, sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, fight ni Maria at attack CFD with a humble heart. God bless. Okay, salamat, Father Darwin ng RCC. Siyang tatayong affirmative. Okay, tawagin naman natin ang isa pang alamat din sa larangan ng debate. Pakilala ka, bro, sa side ng SDA. Okay, mayong magandang gabi sa lahat. First time ko itong mag-debate ng Tagalog. Master ako ng debate ng Bisaya. Anong pasensya na kayo pag may halo nga Cebuano sa Bisaya. Kasi first time ko to, pero okay lang yun. Basta may mga kapatid natin niya magtuturo ng anong Tagalog ang Bisaya Tagalog. Lahat ng Tagaluzon, kayo ang matutupad kasi dito sa amin, Mindanao at Bisayas, mga Cebuano yon. Pero kayo ang isa lang sa Luzon pero magsalita kami ng Tagalog para makaintindi kayo. Thank you very much ni kapatid niya Darwin Gitgano at saka sa lahat, pati ng moderator natin. Thank you very much. Okay na, Mr. Moderator. Okay, salamat, Brother Jerry. I hope makita natin yung kagwapuhan ni Brother Jerry. Siguro sa kanyang stand. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako si Sispo. Ayan yan, si Brother Jerry. Ako si Sispo. At ako ang kanilang magiging referee for tonight sa topic na patutunayan ko na ang tinapay at ang alak ay literal or real na katawan at dugo ni Jesus ayon sa Biblia at referensya. Affirmative, Father Darwin Gitgano ng Catholic Church. At negatibo dito si Brother Jerry Laig ng SDA Church. Okay, so... bago ang lahat, banggitin ko ang rules, no, para maayos natin ang kanilang pag-uusap, no. At ang rules natin na ipapaganahin ang lahat rules ng DevCon, format ni DevCon, no? So rule number one, ang lahat ng sagot ay kinakailangang sagutin, no, na maximum 50 seconds. Ayan. Rule number two, kung categorical ang question, kailangan
sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag, no, na hindi lalampas sa 50 seconds. Okay, rule number 3, kung walang sagot sa categorical question ka, kung walang sagot sa categorical, next question ka agad. Wala nang paliwanagan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lamang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa ipinindik ng affirmative o negative side, at sa rebuttal at cross-examination ay maaari nang magtanong ang examiner na hindi man inilatag o inilatag man, no? Basta na ayon sa topic. Okay. Rule number 6, ang debater na makatanggap ng 3 warning mula sa akin ay may kaukulang disiplina, no? Babawasan natin ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o pagdaragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan, no? Out of topic are not accepted, no? No side comment. Rule number 7 'yan. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no untrue attitude. No, wala tayong balahurang attitude. Rule number 10, no objection during conclusion, no? That is conclusion time, wala nang dapat mag-object. Rule number 11, moderator decision is always final. No? Rule number 12, ito lamang ang mga rule na iiral na patakaran bilang pag-aayos ng debating ito. So as a moderator, kayo po ba ay sumasang-ayon sa ating napagkasunduang rule? Yes po. Brother Jerry? Okay, Mr. Moderator, no problem. Okay, so dahil dyan, no, umpisahan na natin. Let's get ready to rumble. At bigyan natin ang mikropono sa ating affirmative, Father Darwin Getgano. Bigyan natin siya ng 20 minutes. Okay, bro, 20 minutes, Brother Rasha. Timer starts now. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Michael, Mama Mary, pray for the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat at sa ating mahal na kaibigan na nandito at sa lahat ng nakikinig ngayon sa buong daigdig, sa buong mundo, nauhaw-nauhaw sa katotohanan. So ang topic natin ay patungkol sa Eucharistia. Ang tinapay, patunayan natin na ang tinapay at ang alak after consecration, hindi na yan ordinaryo na alak. Hindi na yan ordinaryong tinapay, kundi katawan na yan. Literal na katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. At yun po ang ating topic ko. Literal ba o hindi? Yan lang po ang ating diskusyon. Kung magtatanong ating mahal na kapatid patungkol sa reception, ano ba ang dapat nating i-receive, yung body and blood, hindi po yan ang issue. Ang issue natin po ay literal ba o hindi. Sana, at base sa ating rule, isa sa mga rules natin na ang mga katanungan ay nagbabatay lang sa tupiko at hindi mag-iba ng landas. Ngayon mga kaibigan, patunayan natin base sa Biblia at base din sa referensya. Una-una, dito na tayo sa salita ni Kristo at ipakita, Brother Jando, ang mismong pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo sa banal na kasulatan sa John chapter 6 verse 51. Ako nga ang tunay na ang tinapay na nabibigay buhay na bumababa mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. So sa salita lang ni Kristo, ang tinapay naging siya. At ang tinapay na ibigay ko sa inyo, literal po ito. Huwag mong ipakita mo muna, bro. Ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Hindi ito simbolikal, mga kapatid. Na hindi ito katulad sa pagsabi na I am the way. Yun po ay simbolikal. Hindi naman kinukonsecrate ni Kristo yung portion ng sasabihin nila o naging
daan ba si Kristo sa pagsabi niya, I am the way? Naging daan ba si Kristo? Meron bang nakasulat sa Biblia na kumuha siya ng kaunting piraso sa daan at kinukonsecrate niya? This is my body? Iba ito. Literal talaga ang tinukoy ng ating Panginoong Hesukristo. At siya na mismo ang nagpapatunay nito. Kung merong mag-object nito, no, dapat mag-object kay Kristo, hindi sa akin. Patuloy natin, Brother Jando, ang mismong pahayag ni Kristo. Basta literal, word for word, na sinabi talaga ng ating Panginoon. Yun po ang nakasulat sa Webster Dictionary. Ano po ba yung literal? It is verbatim. Word for word. Literal talaga ang pagkasabi. Patuloy natin, Brother Jando. Okay. John chapter 6, verse 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang kumain, literal talaga, ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling mga araw. Literal talaga na ipakain niya yung kanyang laman sa pamagitan ng tinapay. Ngayon mga kapatid, kung sasabihin sa ating mahal na kapatid na sabi niya ni Kristo isa sa mga talata na I am the vine, ako po ang puno. Naging literal ba si Kristo na puno? Wala naman tayong makikita sa Biblia na kumuha siya ng portion sa puno at sinabi niya, this is my body. So iba tong pagsasabi niya, I am the bread. I am the living bread. Sa ibang mga banda, hindi yun literal. Parable po yun. Pero dito, literal po ito. Patuloy nating basahin, Brother Janda. For our life is a matter of faith, not of sight. Hindi natin makikita literal yung tinapay. Still, the element of the ni bread and wine present pa rin. Because sabi ni San Pablo, for our life is a matter of faith, not of sight. Namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa anong nakikita natin. We walk by faith, not by sight. At nagkagulo sa pag... Sabi ni Kristo nito, nagkagulo ang mga tao. Nasabi nila sa John chapter 6 verse 52, parang hindi sila makatanggap, mga kapatid. Atin mo nang pakinggan. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? So nagtalo-talo sila. No? Literal talaga yung pagkaintindin na. Paano ba? Paano niya ibigay ang kanyang laman? Paano? At dahil doon, maraming umaatras. Maraming umaayaw. No? At hindi na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, ating patuloy, Brother John. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? So sa John chapter 666, ang daming mga membro nito ngayon. Sa John 666, mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi makatanggap sa doktrinang ito. Sabi nila, difficult po itong doktrina. So, kung tayo ay hindi tatanggap nito, qualified tayo na maging membro sa John 666 na tumalikod din, na hindi tumanggap, no, sa doktrinang ito. At patuloy, Brother Jando. Okay. Matthew. Makita natin sa John chapter, hindi mo na, ano bro, i-flash mo na lang sa 54, John chapter 6, verse 54. Okay, basahin natin sa John 6:54, no? Lagay natin sa screen yung ating talata sa John 6:54. Ito, sabi ni Kristo. Sa 6:54, ganito. Ayan. Ito sabi dito, those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them to life on the last day. So dito mga kaibigan, nagkagulo na sila. Sa pagkagulo na nila, no, nagtalo-talo na sila, hindi nirekant ni Kristo, hindi binago ni Kristo yung statement niya. Chinalins pa niya yung mga apostol. Kayo, aalis ba din kayo?
John chapter 6 verse 67, aalis ba din kayo sa tanong ng mga tao, paano ba ibigay ni Kristo ang kanyang laman? Sinagot yan ni Kristo sa Last Supper. Atin mo nang mabasahin ang multiple attestation. Multiple, hindi lang isa. Kung sabi ni Kristo, kung dalawa o tatlo ay magkatulad ang kanilang sinabi, ang kanilang sinasabi ay katotohanan. Ngayon, sa Last Supper, sinagot ni Kristo kung paano niya ibigbigay ang kanyang laman. Atin mo nang babasahin, unang apostol, evangelist, si Saint Matthew. Basahin natin, Brother Jando. While they were eating, Jesus took a piece of bread, gave a prayer of thanks, broke it, and gave it to his disciples. Take and eat it, he said, this is my body. So dito na mga kaibigan, kumuha siya ng tinapay at sabi niya, this is my body. It is a demonstrative pronoun. What is demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun refers to the person, the object, the place, nearer to the speaker, not to the speaker. It refers to the object, person, place, nearer to the speaker. Ano bang hinawakan niya? Yung tinapay. Anong sinabi niya? This is my body. Demonstrative pronoun. Ang tinutukoy niya na kanyang katawan ang yung tinapay. Sa pag-create niya sa mundo, mga kapatid, kini-aid niya sa pamagitan ng salita. Ang Panginoon ay naglikha sa buong mundo gamit ang kanyang salita. He created out from nothing. Now, let there be light. There's light. And there's light. Sa pagsabi niya, this is my body. Yung unang milagro ni Kristo sa Kana, yung tubig ay naging alak. Just imagine, yung tubig naging pinakamatamis, pinakamasarap na alak. Kung nagawa ni Kristo yon, walang imposible. This is my body. Ayan po ang sabi ni Apostol Mateo. Litra po, litra po yan. Ngayon, punta naman tayo ni San Lucas. Baka this is the symbol of my body. Tingnan natin. Then he took a piece of bread, gave thanks to God, broke it, and gave it to them saying, this is my body which is given for you. Do last this in minutes. Memory of me. Ano? Bro, last 10 minutes? Mm. Last 10 minutes. Oh, tapos ng 10 minutes ko? Mm-mm. Bro? Bro? Yes, last 20 10 minutes. Di ba 20 minutes ang ating affirmative speech? Mm-hmm. Kaya nga bro, 10 minutes na lang bro. Ah, dalian natin. Ang dali ng oras mga kaibigan. So sa Luke chapter 22 verse 19, mga kapatid, this is my body. Very consistent. Multiple attestation po yan. Punta naman tayo ni San... bro, ipakita mo. Ni San Marcos. While they were eating, Jesus took a piece of bread, gave a prayer of thanks, broke it, and gave it to his disciples. Take it, he said, this is my body. This is my body. At sa unang Korinto, dito na lang tayo bro, sa unang Korinto 11:24. So si San Marcos, this is my body. At punta naman tayo ni San Pablo. The cup we use in the Lord's... 1 Corinto 11:24. Ayan. Gave thanks to God, broke it, and said, this is my body, which is for you. Do this in memory of me. So, literal na sinabi ni Apostol San Pablo. So, this is my body. Very consistent, mga kapatid. Ngayon, mga kaibigan, punta naman tayo sa mga milagro sa banal na Eucharistia. Dahil lang, bilis ng oras, mga kaibigan. Totoo ba na literal ito? Noong 8th century, mga kapatid, na merong isang monghe na nag-consecrate siya at doubtful siya sa real presence sa ating Panginoon. Noong kinukonsecrate niya ang tinapay, naging tunay na laman. Noong kinukonsecrate niya ang dugo, ang alak, naging tunay na dugo. Nangyari ito 8th century. At ina-underwent ito ng scientific investigation sa taong 1971 ni Professor Eduardo Linoli. Ano po ba yung konklusyon ng mga scientists? Just imagine ha, lumampas ng 1,000 taon, hindi na decompose ang tinapay na naging laman, ang alak na naging dugo. Ano po ba ang konklusyon nila? Ito, the flesh flesh and blood of Lanciano therefore are just the same
as they would be if they had been drawn that very day from a living human being. Below the heart, arteries and veins can be easily identified, as well as a double slender branch of the vagus nerve. The conservation of the flesh and the blood left in their natural state for 12 centuries and exposed to the influence of atmospheric and biological elements remain an extraordinary phenomenon. Kita ninyo mga kaibigan, ang mga scientist na ang nagpatunay kasama sa mga ang nag-super ang head na lang nito ay si Dr. Radulino. The flesh is real flesh. The blood is real blood. So pinatunayan ng milagro. Kung ating mabasahin ang Hebrew chapter 2 verse 4, Brother John, ating mabasahin muna. Hebrew chapter 2 verse 4. Bilisan mo, Brother John. Okay. Ubusin oras ko. 2:4 ng Hebrew, ito sabi dito sa Biblia. At the same time, God added His witness to theirs by performing all kinds of miracles and wonders and by distributing the gifts of the Holy Spirit according to His will. So kita niyo mga kaibigan, pinalakas ng Diyos ang mga tao sa pamagitan ng mga milagro. Kung sasabihin sa ating mahal na kapatid na ang demonyo ang gumawa yon, gumawa nito, hindi pwede. Ang demonyo ay opposite yan sa doktrina ni Kristo. Hindi maggawa ng gagawa ng milagro ang demonyo in line sa doktrina ni Kristo. Kung gagawa siya ng milagro in line sa doktrina ni Kristo, hindi na siya si Satanas, no? Kung ganoon, mabuti pa si Satanas ay sumang-ayo na. Pero ang iba ay nanatili pa rin. Ngayon mga kaibigan, kahit ang Father of Protestantism, ang sikat na ama ng mga Protestante, si Martin Luther, ano po ba ang sabi niya? No? Sa kaniyang aklat, page 367, Confession Concerning Christ's Supper. Sabi niya, Martin Luther laid out his most explicit, literal, explicit, not implied, and lucid, very clear, explanation of the doctrine of communion, so much so that the document remains a source for Luther, theological reflection on the Lord's Supper. For Luther, the supper was to be understood as real Christological presence of body and blood that is in, with, and under the visible elements of the bread. Last 5 minutes. So kita natin, salamat bro. I-remind mo ako ko last 2 minutes na. Kita natin mga kaibigan, real Christological presence of the body and blood of Christ. It is a literal sense. Atin mo na mabasahin ang sulat ni Jacob Prallo. Ang kanyang article is Luther and Zwingli on the Lord's Supper. Sabi niya dito, no, Zwingli argued that Christ's words, "This is my body," should be read, "This signifies my body." He claimed that the Lord's Supper is symbolic memorial. Nandito. Symbolic memorial. An initiatory ceremony in which the believer pledges that he is a Christian and proclaims that he has been reconciled to God through Christ's shed blood. Martin Luther adamantly rejected Zwingli's doctrine, insisting that Christ's word, "This is my body," must be taken in their plain, literal sense. So sumang-ayon sa atin dito, ang ama ng mga Protestante. Kita natin ang una pala na mga prominent na reformer ang nag-coin sa term symbolic is only Zwingli. So therefore, nagsimula pa lang ito sa 1560. Atras tayo ng kaunti, wala pang symbolic presence. Wala pang interpretation sa symbolic presence. Sa ang mga Protestante. Dahil yun ay mga leader ng mga Protestante sa panahon nila. At punta naman tayo, dahil meron pa akong kunting oras. Punta naman tayo sa Buenos Aires, mga kapatid, na mayroong milagro na naganap, yung tinapay na nahulog during Mass ay naging katawan ni Kristo. Isang local doctor, Ricardo Castañon, isang HS, famous ATS, ang siyang nagawa ng investigation na ito. Ano po ba yung conclusion? Dito na lang tayo sa conclusion ni Ricardo Castañon, Brother Jando. When the results came back, the lab reported the substance could be human tissue. Human tissue. Tunay. Literal. The substance was human tissue and could belong to a heart. So kita ninyo mga kaibigan, dinala niya yung sample
sa consecrated host na naging tunay na laman ni Kristo. Ipakita mo muna, bro. Sa Australia. Pero hindi pa siya convinced. Sa mga scientists sa Sydney, Australia, dinala pa niya ito sa New York. Ano po ba yung conclusion sa New York, Brother Jando? Ni Dr. The, Frederick. The substance he reported belonged to a heart muscle called the myocardium. The person the sample came from had suffered greatly, including trauma to the chest. He found the presence of white blood cells inexplicable. The sample had a beat. So kita ninyo mga kaibigan, the last mga scientists sa Sydney, Australia, nagpatunay na tunay na laman ito na nangyari dito doon sa buhay ng... Kailan po ba ito? 1996 pa nangyari doon sa Buenos Aires, Argentina. At sa ang scientist sa Sydney, Australia, nagpatunay na ito po ay tunay na human tissues. Ang scientist din, the same sample, no, dinala doon sa New York ni Dr. Frederick Joseph, the same. It is a human flesh. So dito mga kaibigan, dahil ang bilis ng oras mga kaibigan, no? So dito mga kaibigan, marami pa tayong mga ebidensya na magpapatunay. Kahit ang mga church fathers ay nagpapatunay, katulad ng disipulo ni St. John, si St. Ignatius, ating munang babasahin, Brother Jando. Okay. Dahil nagpatunay sila, it is a real flesh of our Lord Jesus Christ. Patuloy, Brother Jando. I have no delight in corruptible food, nor in the pleasures of this life. I desire the bread of God, the heavenly bread, the bread of life, which is the flesh of Jesus which Christ. Which is the flesh of Jesus Christ. Sis, patuloy, Brother Jando. They abstain from the Eucharist and from prayer because they confess not the Eucharist to be the flesh of our Savior Jesus Christ. Which suffered for our sins. Kita ninyo mga kaibigan, katong hindi naniwala, nag-confess na ang tinapay at ang alak ay hindi katawan ni Kristo, ay hindi naka-receive, they abstain from the Eucharist. So kita nyo, ang disipulo ni, very consistent. So ngayon mga kaibigan, magigiba lang ang ating stand ngayon kung magpakita siya sa first century na gumagawit sila ng term symbol. Kung wala mga kaibigan, all opinions are equal with the absence of evidence. So atin mga kaibigan, nilahad natin ang katotohanan ngayong gabi na hindi ito ordinary bread. Kahit yung father of Protestantism, Martin Luther, in his confession of Lord's Supper. God bless. Okay, salamat, Father Darwin. Narinig niyo po ang unang tindig ng affirmativo. At yan po ay si Father Darwin. Okay, dapo naman tayo, bigyan natin ng 15 minutes. Tama ba? At 15 minutes sa ating cross-examination. 10 lang, bro. At 10 minutes. Okay, Brother Jerry, ready ka na sa iyong mga nakalistang tanong dyan? Brother Jerry? Okay, ready. Ready na, Mr. Moderator. Okay. Naka-off yung camera mo, Brother Jerry. Mahina ang signal ko dito. Parang mawala pag may camera ako. Okay, okay. Sige. 10 minutes, bro. Timer starts now. Sabi mo kapatid niya Darwin, ang tinutukoy mo nga yung hinawakan ni Kristo nga tinapay, ang sabi mo literal nga katawan ni Kristo, totoo ba to o hindi? Yes, anong kalugan na yes, totoo yan. Ano po ba yung kalugar ng literal sa Webster Dictionary? Sabi doon word for word verbatim. At nabasa natin, this is my body. Very literal. At si Martin Luther, yung ama ng mga Protestante, sabi niya, it should be that the phrase, this is my body, should be interpreted as literal sense. At hindi pa naubos yung oras ko. No. Mag-senyas lang kayo. So, kahit si St. Ignatius of Loyola, Antioch, ang disipulo, nagpatunay din it is flesh of our Lord Jesus Christ which suffered on the cross. Sunod na tanong, kapatid. Time, next question. Next tanong, sunod na tanong. Tanggap mo na ngayon na ang hawak ni Kristo na tinapay ay siyang tinutukoy na kanyang katawan
at hindi mismo ang literal at physical na katawan. Tanggap mo ito o hindi? Sagot. Tanggap ko na literal na katawan ni Kristo. At yung sa John chapter 6 verse 54, ang Greek term na nagigamit, kapatid, is sars. Ito ipakita mo na, Brother John. Ang Greek term na ginagamit dito ay sars, meaning Thayer's definition, isang Greek concordance, use of natural or physical in origin, generation or relationship. It is a physical nature of man, a subject to suffering. So therefore, it is a physical flesh. Based sa Greek term, sa etymology sa term flesh, ang ginagamit sa Greek sa term flesh is sars. It is a physical flesh according to the theologian that we have been quoted a while ago. Next question. Sangayon ka ba, Mr. Gitgano, nga ang nagsasabi nga literal ikaw lang at hindi nagsabi si Kristo nga itong tinapay ay literal? Tanggap ka o hindi nimo tanggap? Mr. Bordictor, objection muna ako. Nasa rules natin na hindi magtanong lang litra for litra. At sila po ang nagsabi nito. At kung gusto mo na litra for litra, hindi lahat ng nababasa natin. Litra for litra yan. This is my body. Wait, kapag sasabihin niya, it is not the symbol of... Bro. Counter objection? Wait lang. Objection ni Father Darwin. Timers stop muna tayo. No? Moderator's time. Ang objection ni Father Darwin ay... Wala naman sa rules na bawal magtanong ng letra po, letra. Anong objection mo, Brother Jerry? Mr. Moderator, hindi ako nagtanong na babasahin niyang letra po letra. Ang tanong ko, tanggap ba niya o sangayon ba siya nga si Kristo hindi nagsabi ng literal? Siya lang ang nagsabi ng literal. Tanggap ba niya o hindi tanggap niya? Hindi ako nagtanong, Mr. Moderator, nga babasahin ang literal. Bakit hindi ka kasagot yan? Sige, bro. Sasagutin ka na, bro. Okay. Okay, time resume. Pakisagot na, Father Larry. Maraming salamat, Brother Jerry. Kung nakinig ka kanina, no, sa mga statement ng mga scientists, hindi naman sila Katoliko. Dr. Castanion, Ricardo Castanion is an atheist. Hindi naniwala sa Panginoon. Hindi naniwala sa Diyos. Pero ang sabi niya, it is a human tissues. Objection, at Mr. Moderator. At kino-confirm pa niya. Timer stop. So yung Eucharistic. Sasagutin niya ang categorical ko, Mr. Moderator. Tanggap ba niya o hindi tanggap? Ang categorical ko, ang tanong ko, tanggap ba niya nga siya lang ang nagsabi nga literal, hindi si Kristo? Tanggap ba niya o hindi tanggap? Okay, ang sagot, hindi po ako ang nagsabi niya. This is my body. Ang nababasa natin sa John chapter 6 verse 54, hindi po si Father Darwin ang nagsabi na this is my body. So si Kristo po ang subject diyan. Wala pa ako sa John chapter 6 verse 54. Hindi pa ako natapos, Mr. Moderator, sa sagot ko. Nag-object pa ako. May roles tayo, Mr. Moderator, nga ipakisagot. Hindi yon ng ibang mga tao ang sasagot dyan. Siya ang sasagot ng tanggap ba niya. Nagsasabi siya, Mr. Moderator, literal. Ang tanong ko, tanggap ba niya nga siya lang ang nagsabi ng literal, hindi si Kristo? Sasagot ka naman, kapatid niya Darwin. Wala na tayong comment, Father. Salamat, bro. Sagot lang tayo, Father Darwin. Tanggap mo daw ba o hindi na ikaw lang? Hindi ko tanggap na ako lang ang nagsasabi. Kung napakinggan niya na si Martin Luther mismo, sabi ni Martin Luther, yung ama ninyo, Martin Luther adamantly rejected Zwingli's doctrine, insisting that Christ's words, "This is my body," must be taken in their plain literal sense. So sasabi niya na ako lang daw ang nagsasabing literal sense, kahit yung ama ninyo, nagpatunay na it is a literal sense.
yung sinabi ni Kristo, this is my body, it is a verbatim, word for word. So ano ba ang kahulugan ng literal? It is verbatim, word for word. So, next question. Sagot. Next question. Alam mo ba, Mr. Gitgano, nga yung tinapay nga galing sa langit ay si Kristo? Tanggap mo ba yon? O alam mo ba yon nga ang tinapay galing sa langit? Ang tanong, yung tinapay ang ginagamit mo, sabi mo sa paksa mo, nga bread and wine ginagamit sa misa. Ang tanong, galing ba yon sa langit o galing sa tindahan? Salamat bro. No. Si Kristo ang galing sa langit. Yung kinukonsecrate niya during Last Supper bro, galing yun sa lupa. Kumuha siya ng tinapay. Ito po ay galing sa kamay ng mga tao. At sabi niya, this is my body. So galing po yun sa, gawa po yun ng kamay ng tao. Ang galing sa langit kapatid, si Kristo. At sabi niya, ang tinapay sa buhay, ako po. At ibibigay ko po ito sa inyo at ang ibibigay ko po sa inyo ay aking laman. So ang galing sa langit bro, hindi yung tinapay, kundi si Kristo. At kinukonsecrate niya sa Last Supper, hindi naman yung tinapay na galing sa langit. Sunod na tanong kapatid. Sabi mo, okay. Sunod na tanong. Sabi mo kapatid, ay literal nga si Kristo, yung katawan ni Kristo. Ang tanong ko, yung tinapay nga sinasabi sa John 6:51 ay galing sa langit. Sasagot ka naman sa tanong ko. Yung tinapay ang ginagamit nyo sa misa, galing ba sa langit o galing sa tindahan? Pakisagot. Okay, salamat Mr. Jerry. Nasagot ko na ito na yung tinapay din na ginamit ni Kristo ay galing po yun sa gawa ng kamay ng tao. So kung ang argumentation mo na lahat ng tinapay na consecrate namin ay galing lang sa langit, naka-violate si Kristo dahil yung ginawa niyang kinukonsecrate niya ay gawa yon ng kamay ng tao. Hindi mo naintindihan kapatid yung John chapter 6 verse 51. Ako po ang galing sa langit. Si Kristo po ang galing sa langit. Hindi yung tinapay kinukonsecrate namin ang galing sa langit. I-contextual, atin mo na mabasahin ang John chapter 6 para maunawaan natin kapatid. John chapter 6 verse 51. Okay, sunod na. Tanong kapatid. Oras na kapatid? Wala pa. Next question. Last 3 minutes and 40 seconds. Sabi mo kanina, sabi mo nga literal tinapay katawan ni Kristo. Nga sabi mo sa John 6:51, yung tinapay living bread. Buhi, galing sa langit. Nagtanong ako sa iyo, yung tinapay nyo galing ba sa langit o galing sa yuta? Sabi mo galing sa yuta. Ang tanong ko, sang-ayon ka na ngayon, ngayong literal nga katawan ni Kristo nandyan sa langit, yung ginagamit nyo ang tinapay, represent the body of Christ. Sang-ayon ka o hindi ka sang-ayon? Kategorik. Hindi ako sang-ayon sa interpretation mo dahil yan po ay personal na opinion mo at patunayan mo na merong church fathers na naka-confirm or naaayon sa iyong opinion. Dito sa atin, literal talaga ang sinabi ni Kristo, this is my body. Multiple attestation yan. Si Mark, si Matthew, si John, at pati na yung ama ninyo, si Martin Luther. This is my body should be interpreted as literal sense. So mismo ang iyong ama kapatid ay nagpatunay na it is a literal sense. Okay, next question. Sabi mo nga literal si Kristo nandiyan naman sa langit. Pag literal si Kristo naman ang tinapay ay galing sa langit, sabi ni Kristo, itong tinapay ay putol-putulin mo. Tanong, ang katawan ni Kristo ay naputol-putol ba, literal o hindi? Sabi ng Biblia.
Naputol ba yung out of topic nito kapatid? Hindi to objection mo na Mr. Moderator. Hindi naman tayo nagpapatunay na putol ba or complete ba yung katawan ni Kristo. Ang issue natin dito is literal ba o hindi. So yung question it should be related to the subject matter natin. Moderator's time, timer stop. Okay, anong objection mo, Brother Jer? Under objection. Okay. Ano yung counter mo? Sige, bago ko mag-roll out. Bakit sinasabi niya nga out of topic, Matthew 26:26, yung tinapay ay pinuputol-putol, Eucharistic yun, Eucharist. Yung tinapay, pinaputol-putol niya, sabi niya, ay literal. Sasagot ka naman, kapatid. Sabi mo, literal. Ang tanong ko, Mr. Moderator, ipasagot niya, pag literal, ay ang yung tinapay ay literal katawan ni Kristo. Sabi ni Kristo, putol-putulin ito para sa alagad ko. Ang tanong, Mr. Moderator, pasagot niya, naputol-putol ba ang katawan ni Kristo kay literal? Pakisagot. Okay, roll out na moderator. Balit po yung question ba, Father Darwin? Pakisagot po. So, ang naputol-putol ba yung katawan ni Kristo? Atin mo nang babasahin ang Matthew chapter 26, verse 26, bro. Father, pakisagot muna, categorical, bago tayo magpaliwanag. Hindi naman maputol ang katawan ni Kristo, buong-buo po yan. Pero yung bread, the meaning of it is sharing his body, his life to us. Hindi naputol. It is a sharing his divine life for all of us. Atin muna mabasahin ang unang Korinto 10:28. Ito ang exact na sagot sa kanyang tanong. 26. Jess, 16. The cup we use in the Lord's Supper and for which we give. Time na po, next question. Okay. It is a sharing of the body of Christ. Next question. Sabi mo, buo. Buo ang katawan ni Kristo. Yung tinapay ay pinuputol-putol. Bakit hindi ka maniwala, kapatid? Ngayong tinapay nga hinawakan ni Kristo galing sa misa, hindi galing sa katawan niya. Ang tanong ko, hindi naputol-putol buo ang katawan ni Kristo. Ang tanong ko, sang-ayon ka ngayon? Ngayong tinapay nga hinawakan niyang pinuputol-putol, separate yun. Time. Separate yun. Sige. Ang sagot, time na po. Nasa unang Korinto, Jesus, kapatid. Basahin natin. Nahati ba yung buong katawan niya? Hindi umabot yung tanong niya kasi inabutan lang time. Bro? Hindi umabot yung tanong niya. Intindihan ko na yung drive niya, kapatid. Okay, sige. Pwede mo sagutin. Bigyan kita ng 50 seconds. Sa unang Korinto, Jesus, kapatid, na and the bread we break. Ito na. And the bread we break, when we eat it, we are sharing in the body of Christ. We are sharing the body of Christ. Hindi na piraso yung yung bread lang, pero we share the body of Christ. Kung mag-objection ito, dapat mag-objection ni San Pablo, hindi sa akin. Okay, litro po litro po itong nababasa natin. Sunod tanong. Hindi, tapos na po. Tapos na po. Tapos na. Okay, so ayan po, natunghayan ninyo, mga giliw at minamahal na tagapakinig, taga-subaybay ng ating programa dyan sa Punto 4 Punto at sa iba pang mga platform na naka-live at dito sa Debaters Convention. Ayan po, ang unang tindig at unang pagtatanong ng ating negative side sa affirmativo. Okay. So bigyan natin ng 20 minutes si Brother Jerry Laig ng SDA na tatayong negatibo dito sa topic na kanilang pinatutunayan. Okay, Brother Jerry, ready ka na? Timer starts now. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Moderator. Thank you very much, ni kapatid niya Darwin, yung pari sa Katoliko. Yung sinasabi niya sa John 6:51,
Simbolikal yun. Oh, bakit simbolikal? Hinawakan niyang tinapay. Di ba ang tanong ko? Pag literal yun, pag putol-putulin ang tinapay, putol-putol ang kanyang katawan kasi katawan niya. Hindi ka mahirapan, kapatid, pag inisip-isip mo ba? Pag sabi nga, itong tinapay ay katawan ko, isip-isipin mo, tinapay ang hinawakan niya. Tinapay ang hinawakan niya. Paano? Nagtanong ako sa iyo, samblay ka. Bakit? Sabi mo, yung tinapay, ginagamit niyo sa misa. Saan galing yon? Yung tinapay nga literal galing sa langit. Sabi mo, galing sa langit. Yung iba, galing lang sa tindahan. Ano mo sasabihin nyo? Ito na, bulgara na to. Kasi, hirap, maraming taong nalilito sa mga pahayag. Bakit, mga kapatid? Kasi sinabi niya, literal. Ang tanong ko, nagsabi ba si Kristo nga literal o ikaw lang ang nagsabi? Sagot niya, mayroon pang ibang nagsabi. Mayroon pang iba. Ang iba lang may naging dugo. Ang wine naging blood or ang tinapay naging katawan ni Kristo. Yan ang hirap, malilito tayo mga kapatid, kasi literal katawan, hinawakan lang. Yun lang ang katawan ni Christ Kristo. Ito lang? Ang liit. Hindi yun literal, kapatid. Sipisipin mo. Pag literal, galing sa katawan niya. Kinukuha niya, hindi tinapay. Pag tinapay ang hinawakan niya, pag wala na siya dito, bili tayo sa kahit saan. Kahit saan. Kasi simbolikal yun. Pag iliteral yun, pupunta ka ng langit. Kasi yung literal nga tinapay nga sinasabi mo, nandyan sa langit. Hindi yung ginagamit sa misa nyo. Yung ginagamit nyo yung sa misa, kinakain sa tao, hindi yun, kapatid. Binanggit mo pa yung Eucharist. Eucharist composed by the bread and wine. Anong practice nyo? Yung mga alaga nyo, wala yung Eucharist kasi tinapay lang yun. Hindi nyo painumin ng bino para sa blood of Christ. Objection, Mr. Moderator. Ang topic natin is not about reception between the bread and wine. Ang topic natin is patungkol sa, sila po ang nagbago nito. Literal lang tayo. Focus tayo sa literal presence of Christ in the body of and blood of Christ. Mr. Moderator. May counter objection ka ba? Mayroon. Sige, ano po yan? Yung paksa nila, Mr. Moderator, patutunayan ni Darwin yung bread and wine, Eucharistia, ginagamit ng misa, Eucharistia, literal nga katawan ni Kristo at dugo ni Kristo ayon sa Biblia. Huwag ka namang magkisi-kisi diyan, kapatid. Akin yun, Eucharist, may Eucharist ang tema namin. Wait lang, Brother Jerry. Wala tayong side comment. For that, I will give you a warning. Salamat, so, Mr. Moderator. Comment tayo. Tapos, doon sa objection ni Father Darwin, ay valid naman yung ini-stand niya kasi siya ay negative lang doon sa stand. So, resume tayo.
doon sa Time Brother Russia. At iwas tayo doon, Brother Jerry, sa mga side comment natin. Okay, Mr. Moderator. Okay, proceed, resume natin sa time. Okay, salamat. Thank you very much. Oh, nagsabi naman ako ng totoo, mga kapatid, no? Bakit nalilito tayo? Kasi hinawakan ang naghahawak si Kristo, ang hinawakan tinapay. Yung hinawakan ni Kristo ay si Kristo. Kasi literal yun, the body of Christ. Oh, the body of Christ. Pag iputol-putol, hindi nakasagot na dyan. Kasi naputol-putol yun ang katawan ni Kristo kasi literal yun. Pag symbolical yun, walang problema. Ha? Dalawa tayo dyan. Oo. Yun, paksa namin ay bread and wine. No? Ginamit niya mga verse, yung tinapay at saka yung bino nga represent the body and the blood of Christ. Yun, mga kapatid. Alam mo, mga kaibigan, isipin mo yung mga binabasa niya. Hindi nagsabi si Kristo nga literal kasi hinawakan niya ang tinapay. Pag hinawakan niya ang tinapay, nga this is my body, that's a symbol. Kasi pagwa na si Kristo, tinapay na lang ang nandito sa atin. Di ba, binabasa niyang 1 Corinthians 11, sabi ng mga apostol, kinukuha nilang tinapay galing sa misa at sinabi itong tinapay ay laman ni Kristo. Tinapay na, wala na si Kristo. Pag hindi simbolo yun, bababa na naman si Kristo. Bababa naman siya, siya naman ang kakainin ng mga Katoliko. Hala, kain kayo sa laman ko. Pag literal yun. Diba? Dito pa sa lupa, kinain ba siya ng mga apostol? Hindi. Kasi hindi literal nga kakainin siya. Yung tinapay'ng hinawakan niya, yan ang kakainin. Putol-putulin. Pag iliteral yon, sinong nakakain ng kamay? Sinong kakain ng sike, tiil, feet, air? Kasi literal. Hindi naman, kapatid, isipin nyo. Para sa lahat, intindihin ninyo yung mga verse sa mga verse Matthew 26:26 at saka John 6:51, 1 Corinthians 11, sinasabi niya, nagtatanong ako sa kanya, sinabi ba ni Kristo nga literal o ikaw lang nagsabi? No? Ibalik ko. Sabi niya mga kapatid, hindi siya nagsabi lang, marami pa. Hindi naman nagsabi si Kristo ng literal kasi dalawa na sila. Yung hinawakan niya, katawan niya, yung ang naghawak, katawan niya, katawan. Yan ang totoo, kapatid, no? Mga ilagbispinsya ninyo para nga hindi tayo malilito. Diba? Pag nandyan si Kristo sa langit, hindi na siya bababa kasi may tinapay ang hinawakan niya. Yun ang tinapay represent the body of Christ kasi wala na si Kristo nandyan sa langit. Nandyan na siya sa langit. And every Sunday, pag mag-misa sila, bababa naman si Kristo pag literal yun. Diba? Mahirap, mga kapatid, maintindihan yung doctrine, mga kapatid. Kasi pinaputol-putol,
in every Sunday, in every misa, kukuha sila ng laman ni Kristo, hindi naman galing sa langit. Galing lang ano sa tindahan o bikire, kasi unleavened bread yun. Ah, ginawa lang ng mga tao. Pag ginawa lang mga tao, hindi pwede nga literal yun, kasi ang ating Panginoon hindi magawa ng tao. Ah, hindi magawa ng tao kasi Diyos siya. Magawa lang sa bikiri. Yun, mga harina. Yan, kapatid. May eksperyensya tayo, narinig natin yung pamahayag ni Mr. Gitgano. Last 10 minutes. Oh, alam natin nga doktrin nila yun. Di ba? Hindi nagsabi ang mga apostol nga itong tinapay ay magiging laman ko. Tinapay lang ay magiging laman ko. Yung wine ay magiging dugo ko. Hindi yun. Tinatawag yun, mga kapatid, o transubstansyon. Transubstansyon. Yun nga, get transferred to the body of Christ, 11th century. Mga kapatid, nga, yan ang totoo, doktrina yun. Pag dito ka sa Biblia, hindi na nagsabing literal, kasi ginagamit ni Jesus Christ yung tinapay. Pag hindi na siya dito sa lupa, pupunta siya ng langit, may tinapay. Hindi galing na sa langit. Kaya yung kapatid nating Darwin, hindi nakapunta ng langit, kukuha ng 2 kilong laman ni Kristo at 2 galon niya dugo. Pag literal. Pag symbolical, wala namang problema kahit saan ka. Kasi symbolical yun, spiritual. Gagamitin yun para sa atin. Kaya yan ang sinasabi sa Biblia nga remembrance. No? Remembrance. Yon kang Kristo, yung pinapako siya sa cross, yan ang remembrance, yung bread and wine. Oh, yan ang totoo, kapatid. Hindi tayo malilito kung ganyan ang isip natin. Oh? Siguro magtanong siya nga ano nang sabi ni Kristo, sang-ayon ka ba? Wala namang problema si Kristo. Ha? Sang-ayon ako ni Kristo. Sang-ayon ako kasi tinapay ang hinawakan niya. Kahit sabihin pa niya ito ang laman ko, tinapay ang hinawakan niya, hindi literal ang laman niya. Kay literal nga laman niya, hindi yon maputol-putol. Diba ang sagot niya? Buong-buo si Kristo? Hindi literal. Eh pag literal, pati si Kristo magputol-putol, mga kapatid. Yan ang sinasabi sa Matthew 26:26. Yan ang totoo, kapatid. Yung tama lang ang ibigay natin sa mga tao. Yung Eucharist, yung bread and wine, pakainin natin lahat. Sabi ni Kristo, kain kayo lahat. Iinom kayo lahat. Bakit isa lang ang mag-inom? Di ba? Bulgara na tayo, kapatid. Ang ating Panginoon, nga sabi niya literal, babalik na.
ha? Babalik na siya. Baka kainin na naman ng mga tao. Kaya literal, mga kapatid, ha? Pag literal, kakain ka ng laman ng tao. Pag literal yon. At iinom ka naman ng literal nga dugo. Di ba? Hindi yung literal nga dugo ang painom. Mga wine yon, mga kapatid. Hindi yung literal nga laman ng dugo ang katawan ni Kristo. Tinapay yun. Tinapay. Hindi ka sa ngayon, kapatid nga Jerry. Nga itong sinasabi, ito ang laman ko. Pero ang hinawakan niya ay tinapay. Hindi ako tutol, kapatid, pag hinawakan na yung katawan niya. Ito ang katawan ko. Oh, sino namang mag-react dyan? Sino last five naman, minutes. Sino naman mag-negative dyan? Hindi. Oh? Sip-isip tayo. Sa Bisaya pa, bukho na nato ang atong mga mata. Open your eyes. Makikinig tayo sa tamang doktrin o sa tamang aral sa Biblia. No? Di ba? Yung mga tanong ko, nag-object siya, mga kapatid. Nag-object siya. Kasi siguro, hindi siya ano ng... Di siya muangay sa pangutana ba? Pero okay lang, okay lang. Wala namang problema kasi kita naman ang ano may may right sa pag-object. At sabi ng moderator, hindi siya nakalabag. Hindi ako nakalabag kasi negative ako, mga kapatid. Hindi naman ako makalabag yung putol-putol kasi nandyan na sa paksa natin yung tinapay, di ba? Oh. Nandiyan mga higala, mga kapatid natin at mga alagad. Okay. Nagtanong ako, nga alam mo ba, Mr. Gitgano, ang tinapay nga Kristo galing sa langit? Alam mo ba? Alam niya. Kung alam mo, bakit sinasabi mo nga literal nga hindi naman yan si Kristo? Kasi Kristo nga literal na nandyan sa langit. O anong sabi niya, itong tinapay ay katawan ko, itong tinapay ay laman ko. Literal yun. Literal yun. Paano na literal? Wala naman si Kristo dyan, di ba? Pag literal, kapatid, alam mo ano ang literal? Literal is personal siya. Hindi pwede yun nga kukuha ka lang ng tinapay, wala si Kristo. Pag kukuha ka ng tinapay, wala si Kristo, simbolikal na yun. Pag si Kristo ang hahawak sa tinapay, yung tinapay ay simbolo. Yung naghawak ay literal, si Kristo yun. Literal nga si Kristo yun. Pero ang hinawakan niya, tinapay. Galing ba to sa ano? Sa katawan niya? Hindi. Pag galing sa katawan niya, hindi na yung tinapay, laman na yun. Diba? Klaro? Klarong-klaro. Oh. Mayroon silang mga testimony. Hindi na tayo dyan. Last 2 minutes. Hindi na tayo dyan. Sa'yo lang yun. Sa iba lang, sa inyo, wala. Bakit wala sa inyo? Wala magiging laman. Sa iba lang? Sabi mo, literal na kaysa iba, mayroon na nagiging dugo. Huwag kang kumpiyansa. Ano ba yan nga dugo? No? Sa inyo, may milagro kayo dyan? Nga pag hinawakan mo ang tinapay, nagiging katawan ni Kristo? Yun bang katawan ni Kristo? Yung hinawakan mong walang kamay, walang tiil? Kung literal yun? Hawa ka naman, kapatid, sa mga alagad natin.
Diba? Hindi yun tinatawag nga biblical yun. Kasi patutuon yung mga tao nga siyan literal yun. Kahit wala na si Kristo, literal yun. Laman ni Kristo, literal yun. Wala na si Kristo. Pag literal yun nga si Kristo, siguro ngayon wala nang laman si Kristo. Kung literal. Pero hindi naman literal. Kasi pag sabi niya, kakain kayo, nabawasan ba yung katawan niya? Wala. Pag nabawasan ng 2 kilo, yan, literal yun. Diyan siya nagkuha sa mga slice siya ng 1 kilo lang. Yan ang literal, kapatid. Diba, kung iliteral mo yung tinapay, tingnan mong tinapay. Time. Thank you very much. Okay, salamat, Brother Jerry, sa iyong mga nilatag na pag-iba sa affirmative. Okay, naman tayo sa pagtatanong. Bigyan natin ng 10 minutes si Father Darwin sa mga inilatag na poste ni Father Jerry. Father Darwin, ready ka na? 10 minutes? Okay, ready na, kapatid. Unang tanong, kapatid. Ano ba ang sabi ni Kristo? This is my body or this is the symbol of my body? Sagot, this is my body. Ang sagot ko, this is my body. Yon ang simbolikal. Kasi ang hinawakan niya ay tinapay, hindi laman niya. Ha? Di ba? Ang hinawakan niya tinapay, this is my body. Ay, simbol. Hindi siya naghawak sa laman niya. This is my body. Yeah, ito ang laman ko. This is my body. Yan ang literal. Pag this is tinapay, the bread is this is my body, para sa akin, kapatid, simbolikal yun. Para sa iyo. Sunod na tanong, kapatid, sabi mo na para lang sa iyo yan, hindi para ni Kristo. Hindi ba? Objection, Mr. Moderator. No side comments, Mr. Moderator. Wa kagwanta si Father. No side comments. Mr. Moderator. Hindi po side comment yan, Brother Jerry. O ano ba yun? Tanong yun. Sabi mo, opinion ko lang yun. Therefore, hindi yun galing ni Kristo. Anong tanong? Di ba? Anong tanong? Yun ang tanong ko. Sabi mo kanina, yan po ang nasa isip ko. So, hindi pala yun nasa isip ni Kristo. Ano? Ang isip ni Kristo, itong tinapay ay laman ko. Simbolikal yun kasi itong tinapay. Pero para sa'yo, literal. Putol-putol yung katawan niya. Pag literal, kapatid. Simbolikal yun. Pag simbolikal, kahit putol-putolin pa niya, Mateo 26:26, hindi maputol-putol, buo pa rin ang katawan ni Kristo. Yan ang totoo, kapatid. Pag iliteral mo yun, pati ang katawan ni Kristo ay maputol-putol. Yan. Di ba? Oh, next tanong. Sangayon ka na hindi nagsasabi si Kristo sa term symbolical? Si Kristo, nagsasabi siya, hindi symbolical ang sinasabi niya. Ang sinasabi ni Kristo, itong tinapay ay laman ko. Hindi naman nasabi si Kristo nga literal. Oh, yes. Tanong ka nga, nagsabi ba ng symbolical? O tayo lang, kapatid, ang nagsabi. Ikaw nagsabing literal, ako nagsabi ng simbolikal. Bakit? Kasi yung hinawakan niya ay tinapay, hindi galing sa katawan niya. Next tanong. Sa 1 Corinto 11:27, kung sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ni Kristo ng Panginoon. Kung simbol lang ito, bakit nagkasala tayo sa katawan at dugo ni Kristo? Simbol yung, kapatid. Bakit? Bakit niya simbol? Kasi ang hinawakan ng mga apostol ay
tinapay. Pag hindi katutupad dyan, may sala tayo kasi inuutos naman ng Panginoon niya, remembrance ito. Yan, simbolikal yun para sa akin. Para sa iyo ay literal, pero hindi yun, simbolikal yun kasi maputol-putol yun pag literal, kapatid. Ang pati, kamay niya, paa niya, mawala yun. Kasi literal yun ang pag-intindi mo sa mga sa teksto dyan. Sunod tanong. Sunod na tanong. Saan ba nagkasala kung hindi tayo nararapat sa pagtanggap? Sa katawan ni Kristo o sa tinapay? Hindi, sa pagtupad sa utusan niya. Utos niya nga remembrance ito. Kung sa Bisaya pa, sundon yun eh. Ha? Fiction, Mr. Moderator. Kung hindi ka, excuse me, nagtubag pa ko. Excuse me, nagsagot pa ko. Oh. Sabi ng mga apostol, tinapay, binog. Okay. Moderator's time. Okay, anong objection mo, Father Darwin? Ang tanong ko, Mr. Moderator, base sa nakasulat. Ang nakasulat doon ay nagkasala tayo sa katawan ni Kristo. Ang tanong ko, base sa nakasulat, saan ba tayo nagkasala? Sa tinapay o sa katawan ni Kristo? Okay, may dalawa ka lang choices, Father Jerry. Sa katawan o sa tinapay? Saan tayo nagkasala? Objection, Mr. Moderator. Okay, anong objection? Hindi napaksa namin yun. Yung nakasala. Yung patutunayan niya, Mr. Moderator, o literal ba? O simbolikal? Hindi yung pagsala, utos na yun. Diba? Okay, Father Jerry, yung question niya is valid kasi that is part of your kanina. So, pakisagot lang, saan ba tayo magkakasala? Sa tinapay o sa katawan? Okay. Sagot, sa katawan ni Kristo. Bakit? Bakit sa katawan ni Kristo? Kasi kung hindi ka tutupad sa kanyang utos, ang utos niya ay remembrance. Itong tinapay ay kakainin nyo at saka yung bino ay iinom kayo. Oh, yon. Pag tinapay lang, hindi ka inom ng bino, nakasala ka sa katawan ni Kristo. Kasi simbol yun. Sagot ko. Sunod na tanong, kapatid. Itong milagro na nagawa doon sa Lanciano, Italy, ang mga scientists ay nagpapatunay na ang tinapay na naging laman ay tunay talaga. It is a real flesh and it is a real blood. Ano po ba ang masasabi mo dito patungkol sa mga scientists? Scientists lang yon. Sa buhol lang, ikaw lang yung nasa buhol. Ang masasabi ko dyan, simbolo yon. Kahit pa ano pa. Bakit? Tinapay ang sinasabi ng mga apostol. Tinapay. Hindi ako maniwala dyan, kapatid. Kasi yung sinabi ng mga apostol, tinapay, hindi laman. Tinapay ay laman ni Kristo. Hindi laman ni Kristo ang katawan ni Kristo. Hindi yan. Next tanong. Sunod na tanong, kapatid. Isang scientist na naman, isang HS, hindi naniwala sa Panginoon, sa Buenos Aires, na yung tinapay ay naging tunay na laman ni Kristo. At sabi niya, it is a real flesh and it is a real blood. Ano po ba makomento mo sa mga scientist na ito? Na nagpapuntunay na literal talaga yung flesh, literal talaga yung blood sa ating Panginoon. At meron pang mga multiple na mga examination from Sydney, Australia, hindi yun sa Bohol, from Sydney, Australia and from New York. Ano po ba masasabi mo patungkol sa kanilang statement? Hindi ako maniwala dyan, kapatid. Kasi ang sinasabi ng banal nga aklat, tinapay ng simbolo yun sa katawan ni Kristo. Sa akin yun, katawan ni Kristo. Bakit yung tinapay, pag literal, maputol-putol yun ang katawan ni Kristo? Yan. Laman yun, kapatid, hindi yun maputol-putol yun kasi laman yun. Slice na yun. Yan lang ang sagot ko. Hindi ako maniwala dyan, kapatid. Sunod na tanong, kapatid. Sunod. Nandito na yung ama ng mga Protestante. Sabi niya, babasahin ko, Martin Luther's adamantly rejected Zwingli's doctrine, insisting that Christ's words, "This is my body," must be taken in their plain, literal sense. So, ama na po ito ng Protestante.
Ano po ba yung masasami o komentaryo mo sa ama ninyo? Uy, usapak siya yung ama namin yun. Oh, Protestante, ama namin yun. Hindi yun Seventh-day Adventist, kapatid. Protestante yun. Oh, wag kang istruman, palasi. Hindi yun sa amin. Okay, ang masasabi ko, kapatid, pasinsya ka na. Hindi ako maniwala dyan. Kasi, yung ginagamit nyo sa misa, hindi magiging laman ni Kristo. Kasi si Kristo nandyan sa langit. Sabi mo yun, di ba? Nandyan sa langit. Kinukuha lang yung mga tinapay sa mga tindahan. Hindi yun sa langit. Una, hindi ako maniwala dyan. Okay, next tanong. Tanong, kapatid, alam mo ba na ang nag-coin sa term symbolic, si Zwingli sa taong 1560? Alam mo ba ito o hindi? Hindi ko alam yun, kapatid. Yun ang sinasabi sa banal nga aklat. Yan ang alam ko. Bakit? Yan sinasabi nga tinapay. Hindi yun literal nga laman ni Kristo. Kasi pinutol po. Hindi sinagot yung tanong ko. Alam ba niya na ang nag-coin sa term symbolic sa mga reformers ay si Zwingli sa taong 1560? Alam ba niya? Yes or no? I think sinagot ko na, Mr. Moderator. Sinagot ko na, hindi ko alam 'yon. Yes. Sinagot ko na 'yon. Next question. Hindi ka naman. Ang sinasabi ko, hindi ko alam 'yon. Ang alam ko sa Biblia. Bakit sa Biblia tayo, di ba? Sinabi mo yun, yung unang Korinto 11, hinawakan niyang tinapay at ibinigay sa mga alagad. Tinapay yun. Okay, hindi okay katawag na nakain. Second warning, yung side comment mo, pakiiwasan. Sabi mo, makinig ka naman, that is side comment. Second warning yan, Brother Jerry. Okay, next question, Father Darwin. Sunod na tanong, kapatid. Sabi mo na yung tinapay ay talagang galing sa langit. Yung hinawakan ni Kristo during consecration sa Last Supper, galing ba yun sa langit o galing sa lupa? Sabi ng verse, galing sa langit. Sa verse 651 yung binabasa mo. Oh, si Kristo ay galing sa langit. Dito siya sa lupa. Objection, Mr. Moderator. Yung tanong ko ay patungkol sa Last Supper, hindi sa John chapter 6 verse 51. Yung kinuha niya na tinapay, ang tanong ko, galing ba yun sa langit o galing sa kamay ng tao, gawa ng kamay ng tao? Okay. Mother Jerry, pakisagot. Sagot. Gawa ng kamay ng tao, kapatid. Salamat. Gawa ng tao. May emphasize pa ko. Pasalamat ka na. May emphasize pa ko. Gawa ng tao. Yan ang patunayan ko nga simbolo. Bakit? Gawa ng tao. Hindi yun literal. Si Kristo ay hindi gawa ng tao. Ang Diyos ay gawa ng tao. Hindi. Ang tinapay ay gawa ng tao. Hindi yun na si Kristo. Bakit? Simbolo lang yun. Bakit simbolo, kapatid? Kasi gawa ng tao yun, kapatid niya Darwin. Ha? Gawa ng tao. Pero sabi ni Kristo, itong tinapay ay laman ko. Itong tinapay at saka yung bino ay blood ko. Yun ang tinatawag ni Kristo. Yan ang tinatawag nga symbol. Time na, bro. Simbolo na para tanong. Sa akin. Next tanong. Sa pagsabi ni Kristo time. Na galing yung tinapay na time na, bro. 10 minutes time, bro. At 10 minutes. Time na pala. Time na. Okay, yan po, napakinggan ninyo ang pagtatanong sa negatibo na si Father Jerry Lai, mga tinanong ni Father Darwin sa mga nilatag niya. Okay, so bago tayo dumako sa sunod na bahagi ng ating debate, ay alamin muna natin yung mga nanonood sa live. Father Russia, may mga comment ba tayo? Special pabati dyan. Okay, shout out pala sa live viewers namin. No, meron tayong 2,200 live comments, 328 live viewers. At syempre,
siguro mas marami pa. I think halos 1,000 or 900 something yung sa punto per punto. At yung kay Jerry Laig din, for sure, marami yan. At gusto ko lang mag-shout out konti mga bro sa ating star senders is Ray Cabrillo de la Cruz, kay Noy Bartolome, kay Janvi, kay Melody Estel Manatad, at kay John Gerald Tabuana, at kay Ayab Tras. At sa mga nag-share din, shout out sa inyo. At tuloy-tuloy lang tayo. Relax sa ating mga comments. At yun. Yun lang bro. Salamat, Brother Asha, no? At icebreaker muna tayo kasi medyo mainit na yung ating talakayan, no? So, kung gusto niyo pong sumali sa mga ganitong gawain, manyari lamang po mag-subscribe sa mga aming page, Debaters Convention. Meron din kaming YouTube channel. Ayan, at balik tayo, no? Balik tayo sa bakbakan na umaatikabo. At recap lang tayo, no, sa ating topic, no, na ating pinatutunayan. Ay negatibo dito si Brother Jerry Laig ng SDA at affirmatibo naman dito si Brother si Father Darwin Gergano. Ang topic nila ay patutunayan ko na ang tinapay, no, na ang tinapay at ang alak ay literal or real na katawan at dugo ni Jesus ayon sa Bible at referensya. Ayan, affirmative po dito si Father Darwin Gergano ng Roman Catholic Church at negative dito si Father Jerry Laig ng SDA. Iyan po ay recap para doon sa mga kapapasok lang, no, sa ating live para alam na alam nila yung ating topic. Okay, nasa pangalawang bahagi na tayo ng ating debate, no. Ito yung gupuan, no, o gibaan ng mga naitayong post na argumento, no. At ibigay natin ang mikropono kay Father Darwin. 20 minutes, Father Darwin. Maraming salamat, Brother Jerry, at sa ating moderator. At kita ninyo na puro opinion lang ating mahal na kapatid. All opinions are equal with the absence of evidence. So, sinabi niya na magkasala daw sa katawan ni Kristo. Kung nagkasala sa katawan ni Kristo, implied yon na hindi po simbol yon. Kung simbolo lang, dapat doon tayo nagkasala sa tinapay at sa alak. Babasahin natin maigi ang 1 Corinto 11:27, Brother Jando. At hindi tayo mag-uunawa nito. Literal talaga ito na mababasa. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang dinararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So kita ninyo mga kaibigan, at inamin niya, nag-object pa siya kanina, pero inamin niya na nagkasala pala tayo sa katawan ni Kristo, hindi sa tinapay. Dahil po, it is a real presence of Christ. At kahit ang kanilang ama, na si Martin Luther, na meron tayong dokumento at ipanghinahanap, na inangkin nila na isa sa kanilang ama ay si Martin Luther. Meron tayong dokumento na ipakita nito. Itong kapatid natin ay hindi na tumupad sa kanilang ama kung ganoon. At sabi niya, yung tinapay talaga na na ginawa natin ay galing daw sa ano, sa tindahan. Kaya nga sinundan natin. Yung tinapay na kinuha ni Kristo sa Last Supper, gawa ba yun ng tao o galing sa langit? So, nag-trap natin siya doon. Sabi niya, yun po ay gawa ng tao. At ano po ang sabi ni Kristo sa tinapay na gawa ng tao? Katawan niya. Kung ganun, maniwala tayo ni Kristo. Kapag hindi tayo maniwala ni Kristo, qualified tayo, member tayo sa John 6:66. Ating pa muna mabasahin. Sa John 6:66. Kapag hindi tayo maniwala sa kanyang salita, Brother Jando, basahin natin. Anong nangyari sa mga tao sa John 6:66? Sabi sa John 6:66. Okay, sabi ganito. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. So, hindi naniwala sa kanya. Literal yung sinabi ni Kristo. Ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay aking laman. At nakita ninyo, wala siyang dokumento na ipinakita. Oh,
opinion lang lahat. Oh. At mga kapatid, opinion versus standard reference, mabigat ang atin. Tinanong ko sa kanya kanina, ano po ba yung masasabi mo ni Dr. Linoli? Sabi niya, taga Bohol lang yun. Hindi niya alam na from Italy yun. Ako lang ang taga Bohol. Anong sabi ni Dr. Linoli? The flesh is real flesh. Pinakita na natin kanina. The blood is real blood. Pati na yung mga scientists. The flesh was univocally cardiac tissue. Parti pala sa ano, sa heart, sa puso. At ano, sabi niya, anong type sa dugo? Nandito. The blood was type AB. Oh? Klarong-klaro, kapatid. Literal ang findings ng mga doktor. Nag-coincide sila sa sinabi ni Kristo. Hindi nag-coincide sa sinabi sa ating mahal na kapatid. Na symbolic lang. At tinanong ko sa kanina, ano bang sinabi ni Kristo basis sa mabasa? This is my body or this is the symbol of my body? Sabi niya, this is my body. Kahit ang kanyang sagot ay naka-align yung ibang sagot niya sa atin. Kaya nga sabi niya, nahihirapan na tayo nito. Nahirapan lagi tayo kung hindi tayo aayon sa katotohanan. Wala tayong magawa kapag hindi tayo aayon sa katotohanan. Dito sa atin ay hindi hirap tayo, hirap lang tayo magtagalog, no? Pero sa katotohanan, hindi tayo hirap. Dahil ito ang tunay. Si Kristo na nagsabi nito. This is my body. Sino ba ako na mag-object niyan? Hindi ako ang nagsabi nito. This is my body. No? Literal. Ano bang kalugan ng literal? Word for word na sinabi niya. No. Kita ninyo, secular lang yung idea niya. Pabalik-balik, paulit-ulit. Hindi naman niya ino-objectan si Dr. Linoli. Isang doktor, si Dr. Ricardo Castanion, nagpatunay din. At during sa exorcism natin, mga kaibigan, yung mga possess, kung gagamitin natin yung consecrated host, mapapasok talaga. Kung ordinaryo lang na tinapay ito, simbol lang ito, bakit mapapasok yung mga possess? At sabi niya kanina, no? Kung natin mabasahin ang Luke chapter 22 verse 20, Brother Jando. At bago piniprepare pa ni Brother Jando ang talata. Kung napansin ninyo, sa every time magtatanong ako sa kanya, ang sagot niya, para ito sa akin. So kita ninyo, private opinion lang. Compare sa atin na meron tayong mga dokumento, meron tayong church fathers, at hindi siya nag-quote ng ibang mga theologian sa 1st, 2nd, 3rd century. Kita ninyo ang private na opinion sa ating mahal na kapatid. At turuan pa tayo nung unang mga siglo, mga kaibigan, ang mga apostol, mga disipulo ng mga apostol, nagpapatunay, this is the flesh of Jesus Christ. This is the blood of Jesus Christ. Sila po ang unang nakaunawa. At si Zwingli sa 1560, siya po ang nag-coin sa term symbolic presence. Therefore, mga kapatid, influence lang ating mga kapatid ni Zwingli. Hindi talaga sa mga apostol. Hindi talaga ni Kristo. At kahit yung kanilang ama, literal sense talaga. Ang phrase na this is my body. Kung sa mga kapatid, sa gabing ito ay hindi matinag ang katotohanan, ang tibay, ang lakas. Dahil hindi lang ito proven by the word of Christ himself. Si Kristo na pong nagpatunay. Kung ang tubig ginawa niya ng alak, imposible yun, Brother Jerry. Pero walang imposible sa Diyos. Saan mo ba sa Brother Jando? Luke chapter 1 verse 35 ba yun? 37? Walang imposible sa Diyos. Yung Diyos natin ay magawa niya kahit na imposible pa. Ang aming kilalang Diyos, Brother Jerry, pwedeng gagawa from nothing to something. Ang buong mundo, kapatid, ginawa niya sa kanyang salita. No? Ex nihilo. Created out from nothing, kapatid. Kung yung tinapay lang, kayang-kaya niya yan gawin. At pinatunayan yan sa mga Eucharistic miracle. Ipakita natin, Brother Jando, ang isang
Koreana na si Julia Kim. Ipakita natin yung mga picture na isa siyang Buddhist converted to Christian. Nangyari ito mga 1996. Every time mag-receive siya na, sa katawan ni Kristo, it transform into real flesh. At ipakita. Ito po ay patunay na nagpatibay ito sa official na doktrina ni Kristo at hindi sa doktrina ni Zwingli na influence. Oh, kita ninyo, 1995 pala. June 30 and July until July 3 times of Eucharistic miracles. Tingnan nyo, yung bread naging tunay na na flesh. Meron ng dugo. So hindi ito matitinag, kapatid. At kung sasabihin ninyo na galing ito sa demonyo, ang demonyo ay gumawa ng milagro. Nag-promote na sa official teaching ni Kristo. Hindi yan ang nature ng demonyo. Ang nature ng demonyo, opposite talaga. Devil's advocate talaga yung mga demonyo. No? So, mahal na kapatid, itong ating presentation ay hindi lang nababatay sa idea ko, kundi sa katotohanan. At karagdagan pa nito, yung Paraguay bro, sa isang pari na si Father Palacio. Last ipakita six natin. Minutes. Well, meron pa tayong 6 minutes. Ipakita natin itong mga milagro. Hindi lang ito isang milagro, kapatid. Ito si Father Palacio nagpa communion na may sakit. Pakita mo yung ano bro. Ito po ang pics. May dugo yung kanyang kamay. I-open mo bro. So kita niyo hindi yan bro. Yung yun lang ito. So kita niyo tunay na naman ni Kristo. At yan po ang katotohanan, mga kapatid. Hindi natin magibayan sa ordinaryo lang na unawa, unless we believe that nothing is impossible to God. At nandyan lang sa simbahan yan. No? Kaya niya, si Brother Pastor Alima, no, dahil doon, nabuksan ang kanyang isipan, kasama natin ngayon, si Brother Paul Alima. 15 years pastor, minister sa Jehovah's Witnesses. At dahil sa mga Eucharistic miracle, hindi sa opinion lang ng ating mahal na kapatid ni Brother Jerry Laik. So Brother Jerry, sana buksan mo din ang isipan mo. Natanggapin mo itong katotohanan na ito. Hindi ito galing ni Father Darwin. This is my body. Galing po ito kay Kristo. Ako po ay naniniwala lang sa salita ni Kristo. Minsan po ako'y nalilito sa ating mga mahal na kapatid. Kapag walang mabasa litra po litra, hahanap ng litra po litra. Ito na po. Klarong-klaro na po. Litra po litra na po ito. This is my body. Bakit po doubtful pa kayo? At pinatunayan pa ito ng mga scientists katulad din Dr. Castanion na hindi naniniwala ng Diyos. At dahil sa milagrong ito, na-converted si Dr. Ricardo Castanion. At sabi niya, mali po ako. Totoo na mayroong Diyos. Dahil ang milagrong ito ay nagpapatunay na ang salita ni Kristo ay hindi kasinungalingan. Ako po ay naniwala sa sinabi ni Kristo. Kung sasabihin ni Kristo, this is my body, automatic yan. Dahil kung ako lang ang magsasabi, ordinaryong tao, hindi pare, hindi talaga maging, sabi niya, bakit sa inyo lang ang mga milagro? Sa iba, wala. Dahil wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng tunay na simbahan. Kaya nga after consecration, hindi na niyan ordinaryong sabi niya nahati-hati yung ano ninyo dahil hinahati niyo yung bread. Atin mo nang mabasahin ang unang Corinthians 10:16, Brother Jerry. Tingnan natin, sabi niya walang apostol na nagsasabi na kumain tayo sa kanyang laban. Hindi yan totoo. Si Apostol San Pablo, anong sabi niya? Sa unang Corinthians 10:16, kapatid. Basa, Brother John. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kupa ng pagpapala na ating pinagpapasalamatan ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Alam mo ba, Brother Jerry, ang official teaching ng simbahan, kahit tiny species lang, particle, sa katawan ni Kristo, ay buong Kristo na yan. No? The divinity, the humanity of Jesus
ay present na dyan. Kaya nga, sa pagdaos namin ng misa, lahat ng mga particles ay iniingatan ng pare. Kaya nga mayroong ano, mayroong nakasaot, nakaprotect sa no, nakasangga para maingatan kahit yung maliit na kapiraso lang sa laman, sa bread ay pagbahagi na yan sa katawan ni Kristo. Sino nagsabi? Hindi po ako. Si Apostol San Pablo. Sabi mo kanina, walang apostol na nagsasabi na nakabahagi tayo sa katawan ni Kristo. Meron. Si Apostol San Pablo. Si Apostol Mateo. Ang nagsabi niyan ay si Kristo, ang nagsulat, si Apostol Mateo. Si Apostol, si San Lucas, Evangelista. No? Si San Juan, nagpatunay din yan. So dito mga kapatid, makikita natin ng ating presentation ay hindi self-serving. It is grounded with the reality and truth, mga kapatid. Karagdagan pa nito, mga kaibigan, merong bagong milagro sa Poland din. Hindi na-research Mother Jando. Still, the flesh. At ang ganda nito, mga kaibigan, yung na-discoveryan ni Dr. Linoli, yung flesh pala ay merong left ventricle at right ventricle. At ang conclusion ng mga doktor, mga 100 doctors ang anong sumasali sa pagsusuri nito. Ang kanilang conclusion, mga kaibigan, just imagine 100 of doctors ang nagsasabi and they have the same conclusion. No? The flesh is a heart. Sa taong 800-750 AD, ang pangyayaring ito. At alam nyo ba, yun po ang nangyari sa Lanciano, Italy. Punta tayo sa Buenos Aires. Ang conclusion din nila, the flesh has a left ventricle. The flesh is a heart. So very consistent, no, sa Buenos Aires, no? Meron ba yung na yung statement, bro? The flesh is a heart. Ito po. Dito. The substance. Oh, the substance reported belong to a heart muscle called myocardium. More time. Specific. Time na. Salamat, Father Darwin. At yan po, napakinggan niyo po ang rebuttal, mga panggupo, no, sa mga posting ito na yun ni Father Jerry Lai. No? At bigyan natin ng 10 minutes cross-examination o pagtatanong sa mga rebuttal na itinayo ni Father Darwin. Father Jerry, ready ka na? Okay, ready na, ready. Okay, timer starts now. Okay. Sabi mo, kapatid, wala akong mga document. Alam mo ba, kapatid niya Darwin, yung mga Katolik ng mga fathers niyo, sinasabi dito, premise pa to ha. Yeah, sabi dito, they will have symbolical the Eucharist, it is a symbol but the embrace of reality. Ang tanong, totoo ba ito o hindi? Unang-una, sagot ko, anong aklat at sinong church father nagsasabi niya? Nandito yung mga documents sa church father. The proof of the gospel, Eusebius of Caesarea, the father of anong faith. Anong taon? I-cut muna bro, dahil susundan ko yung document niya. Okay, tanong ko, sasagutin mo ha. Ano bro? Caesarea, father of church history. Eusebius, sa taong, anong taon? Anong taon? 390. 300? Page 190. Bro, i-clarify muna natin yung ano document ha. Sabi mo, bago ako sasagot, susundan muna kita. Okay. Eusebius? Eusebius. Anong taon, bro? Ito, bro, ng 1215 AD. 1215? Hindi na yan, church father. Eucharist, historical development of Roman Catholic. Sabi mo, church father, kapatid. Ito, tingnan mo. Tanong lang ako sa iyo. 1200 yung sinabi niya.
The Roman Catholic Eusebius, position on the Eucharist was first given dogma 1215. Ito yung sinasabi ko, yung 390, yung sinasabing symbolical, yung si Eusebius, ito. Eusebius Caesarea. Ang tanong ko, totoo ba ito o hindi? Anong oklat? Hindi ko muna sasagutin dahil wala kang presenta na aklat. The fruit of the gospel. The fruit of the gospel? Yes. Ipakita mo ang buo. Ipicturan mo, kapatid. Wala, nandito si Eusebius, oh. The father of the church, di ba? Yes. Oh. Ito, kapatid. The fruit of the gospel. Oh, dito na. 313, the year of Constantine. Ito pa ang sinasabi niya, oh. Brother Jerry, magtanong ka lang, Brother Jerry. Ang tanong ko, Mr. Moderator, totoo ba ito o hindi? Kasi sabi niya hindi simbolikal. Dito sa document ni Eusebius of Caesarea taong 310, and dito tayo ipakita natin sa baba. Daily celebrating his memorial, the remembrance of his body and blood, and are admitted to greater sacrifice than the ancient law. We do not reckon it right to fall upon the first beggarly elements, which are symbols and likeness, but do not contain the truth itself. So, the daily Eucharist is a participation in Christ's perfect sacrifice, but not a re-sacrifice of Christ, as he makes clear, but a memorial. Ang kahulugan nito, kapatid, hindi yung symbolic presence. Yung celebration natin, it is not an actual na bloody sacrifice of Christ. Sabi dito, Christ's perfect sacrifice, but not a re-sacrifice of Christ. Yun po ang punto ni Eusebius. Hindi po yung... I'm not. Next question. Okay, itong sinasabi dito, they were but a symbol of unreal. The Eucharist is a symbol, but it embraced reality. Sa baba, yung pagbasahin mo sa baba. Ang tanong ko, totoo ba ito? Sasagutin mo yung categorical ko. Ang totoo, sagot, totoo yan, pero unawain natin ng maigi. Base sa kanyang statement. Balik tayo, ha. So the daily Eucharist is a participation in Christ's perfect sacrifice, but not a re-sacrifice of Christ as he makes clear, but a memorial. It is just a commemoration. No? And he notes that we Christians don't need to fall back upon the first beggarly elements, which are mere symbols. Clearly, then, his understanding of the Eucharist wasn't that it was a mere symbol. The view of the Lord's Supper that some Protestants take, that it takes the simply symbolic, a reminder of the true sacrifice, is a mirror or image of what Eusebius described as now worthless in the first paragraph. So dito, bro, yung bread and wine, hindi reenactment yon, hindi yon bloody sacrifice. No. Yung celebration, yung ritual, is the commemoration lang. Ang tanong ko, ito, Eucharist, ang sinasabi, Eucharist is a symbol. Ang tanong ko, tama ba ito o hindi? Sabi mo, tama. Next tanong. Maniwala ka ba, kapatid, sa sinasabi ni... Ituloy natin. Understanding of the Eucharist wasn't... Nagtanong pa ako. Nagtanong bro, wasn't, bro. Wasn't. Nagtanong pa ako, bro. Kapatid, nagtanong pa ako. Nagtanong pa siya. Huwag mo siyang sabayan. Huwag kang magsapaw-sapaw dyan. May time tayo. Nagtanong pa ako, nagtanong. Brother Jerry, pakisabi mo kung... Sabi niya, Mr. Moderator, tama o maniwala siya dito. Yung sinasabi dito, nandyan sa kanila, ha? Eucharist is the symbol but the embrace of reality. Ang tanong, ito ba ay tama o hindi? Categorical. Bro, ipatuloy natin na clearly then his understanding of the Eucharist... Moderator.
wasn't ipasagot ang categorical, Mr. Moderator. First time ipasagot Father Darwin. Hindi ako sang-ayon sa sinabi mo dahil yung interpretation mo ay yung unawa mo. Hindi yun inline sa unawa na ni St. Eusebius. Sabi dito, patuloy natin, then his understanding of the Eucharist wasn't that it was a mere symbol. It is not a mere symbol. Ipatuloy mo lang ang pagbasa. The view of the Lord's Supper that some Protestants take. Hindi katulad sa inyong iniisip. Okay. So, klarong-klaro dito, kapatid, na hindi mo nanawaan ang kinukot mo. Next question. Bakit sinasabi mong hindi minuwaan yung sinasabi dito, the symbol of Eucharist? Eucharist yung paksa natin, kapatid. Wait ito lang, pa. Brother. Ang tanong ko. Wait lang, Brother Jerry. Rule out lang natin. Sige. Brother Darwin, iwas tayo sa side comment, ha? Yes. Thank you, bro. Okay. Next question, Brother Jerry. Okay, sabi pa dito. Question na siya, bro. Sagutin ko na. Question na siya kanina. May premise ako. Next question. Sige, bro. Sabi dito, okay, and that in the church bread and the wine should be offered the symbol of his flesh. Ito ha? Oh, nandito kapatid, oh. Nandito sa ano ko. Ang tanong, sang-ayon ka o hindi ka sang-ayon sa binabasa ko? Ang sagot, kapatid, ipatuloy mo pagbasa. Patuloy mo. Hindi ako sang-ayon sa interpretation mo. Meron kang sarili na naunawaan na eh. So, patuloy, ulitin ko pagbasa. No? Ang bago ko lang binabasa. His understanding of the Eucharist, ang kanyang unawa sa Eucharistia, wasn't, ay hindi, that it was a mere symbol. Hindi yan a mere symbol. The view of the Lord's Supper that some Protestants take, hindi yan katulad sa inyong unawa. Ang point niya, atras natin muna, Brother Jando, So, the daily Eucharist is a participation in Christ's perfect sacrifice, but not a re-sacrifice of Christ. Ang punto niya dito, bro, hindi yan actual na sacrifice ni Kristo, kundi commemoration. Next question tayo. Okay, next tanong. Hiwalayan natin yan kasi okay na yun. Next tanong. Sabi mo, ngayong tinapay ay ginagawa lang ng tao. Yung ginagawa ng tao ay literal ba yun ng katawan ni Kristo na ginawa lang ng tao? Sabi mo, literal? Sagot. Nasagot ko na ito. Wala ka ng tanong, kapatid. Ang sagot ko kanina, literal na literal po. Objection, Mr. Moderator. No side comment, Mr. Moderator. Ito ang tanong ko, Mr. Moderator. Sasagot pa ako. Nag-objection pa ako. Objection pa. Cut the time. Please. Nag-objection pa ako, kapatid. Okay. Ang objection ko, Mr. Moderator, yung sinasabi niya nga ginawa ng tao yung tinapay, tinatanong ko siya, ano ang purpose niya, may debate, kasi magsagot siya sa tanong ko. Sasagutin mo na yan tanong ko. Yung ginagawa ng tao ay literal ba yung katawan ni Kristo? Sige. Hindi pa yun literal kapag hindi makonsecrate, kapatid. Kung makonsecrate na ito sa katawan ni Kristo, maging literal na po yun. Katulad ng ginawa ni Kristo sa Last Supper. Yung kinuha niya na tinapay at base sa sagot mo ay hindi po yun galing sa langit. Yung tinapay na yon ay gawa ng tao. At sabi ni Kristo, this is my body. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Si Kristo mismo, direktamente. Therefore, mga kapatid na Jerry, literal talaga yan. Matapos makonsekrita. At pinatunayan na ng mga scientists sa Eucharistic miracle. Ang dami na mga ebidensya, kapatid. Okay. Ang next question. Next na tanong.
sa ngayon ka na ngayon, nga hindi yun literal ang ginagawa ng taong tinapay, sa ngayon ka na ngayon. Nasagot ko na yan, kapatid. Ah, sa ngayon ka na? Oh, next tanong. Hindi ko sa ngayon na sa unawa mo. Ngayon ko sa, sabi ko na, literal talaga. Sabi mo hindi literal yun. Sinong hindi literal? Ikaw ang nagsabi, hindi pa literal yon kapag hindi makonsecrate. After consecration, makinig ka kapatid. After consecration, maging literal na katawan na yon. So kung ordinary bread lang, yung mga hostia na hindi makonsecrate ng pari, hindi pa yon literal. Okay, after consecration, sa katawan, sa tinapay, maging tunay na yon. Literal na po yon. At maraming milagro ang nagpapatunay dyan. At hindi mo pa na-object ang ni isang milagro, kapatid. Okay, next question tayo. Next. Sunod niya tanong. Sino bang nagsabi, kapatid, niya yung tinapay ay magiging katawan ni Kristo? Sino bang nagsasabi? Yung the Father ninyo o yung si Kristo? Salamat kapatid, no. Yung katanungan sa ating mahal na kapatid ay base sa kanya mga statement kanina, sinagot niya. Sabi niya, this is my body. Sinong nagsabi? Si Kristo. Si Kristo mismo. Hindi ang church fathers in line with Christ. Kahit yung ama ninyo, si Martin Luther, sabi niya, it should be interpreted as literal sense. Kaya nagsabi niyan kapatid, unang-una si Kristo, nag-rejoinder lang yung mga church fathers at nag-object ang nag-object nito is si Zwingli, the 1560. At ang na-influence ni Zwingli ngayon, ang kaharap ko, mahal kong kaharap, si Brother Jerry Lai, not influenced by the apostles, but influenced by Zwingli. Next tanong. Yes, bro. Tanong. Sabi mo yung tinapay magiging katawan ni Kristo. Ang tanong, lahat bang tinapay kapatid niya yung kadamisa ay naging flesh, literal, kagaya ng mga binanggit mong mga milagro? Yung ikaw ay isang pare, nandyan sa Bohol, may mga milagro ka na ba? Yung tinapay ay nagiging laman ni Kristo, yung katawan ni Kristo o laman, o yung... yung bino ay ano ng ang dugo ni Kristo. Sabi mo na maraming mga ano ng experience. Sa'yo kapatid, ang tanong ko ha, balikin ko ang tanong ko. Lahat bang tinapay ng kadamisa ay naging flesh, literal kagaya ng binanggit mong mga milagro? Pakisagot. Ang sagot kapatid, no. Hindi lahat. Sa Last Supper, hindi naging literal, hindi na-transform yung appearance, natili yung appearance. Ang na-transform kapatid, base sa official na turo ng simbahan, ang substance. Kaya, binanggit mo yun kanina, di ba? Transubstantiation. Yun po ang official turo ng simbahan. So, hindi sa lahat ng pagkakataon. Inalaw lang yan ni Kristo na mangyari na merong literal na flesh, literal na dugo para maniwala ka. Gaya mo na hindi pa garantisado ang meron pang doubt, kaya ginawa ni Kristo yan para sa'yo. Para hindi ka na mag-object ngayon at sasama ka na ni Kristo. Kaya ang milagro kapatid, ginawa yan patunay na tunay talaga ang kanyang sinabi. Okay. This is my body. I'm time. 10 minutes time. Okay, salamat Father Darwin. Salamat Father Jerry, no, sa inyong... pagtatanong, no? Salamat sa pagtatanong sa mga tinayong ni Father Darwin. Okay. Bigay natin ang mikropono. No? Bigay natin ang mikropono kay Brother Jerry. No? At upang magtayo o gumiba, ano, sa mga poste na itinayo ni Father Darwin. Okay, Father Jerry, 15 ang minutes. Ang oras, Mr. Moderator, anong minutes? 15 minutes. 10? 15. Second stand na, Mr. Moderator. Second stand, 15 minutes po.
15 minutes? Okay, okay. Okay, mga kapatid, alam na natin, kapatid, yung sinasabi ni Mr. Darwin Kitgano. Nga, ano, yung sinasabi ng ni Eusebios nga symbolical, Eucharist is a symbol. O sabi nila, hindi. O, sabi na, wala kang referensya. Binabasa naman niya, di ba? Kaya, tinanong ko siya, yung tinapay niya ginawa ng tao, ay literal ba yung katawan ni Kristo? Hindi literal. Pag walang ano, blessing. Di ba? May blessing para nga magiging ano, magiging magiging katawan. Meaning to say, nga hindi 'yon literal nga laman ni Kristo. Gawa lang ng tao, kapatid. Diba? Wala mang problema sa ano sa tinapay nga the body of Christ, pero sa the father of faith or si Eusebios, sinabi niyang ano nang sinabi niya nga symbolical yon. The Eucharist is a symbol. Or sabi ng ano sabi ng father niyo, sinabi niya, pero sa iyo magkaiba. Literal, hindi symbolical. Literal. Ang tanong, pag literal, ginawa lang ng tao. Ginawa lang ng tao. Pag may blessing, magiging na siyang laman ni Kristo. Yun ang doktrina nila, mga kapatid. Doktrina nila yun, nga maging laman ni Kristo. Pag putol-putulin, na. Wala nang magawa, kapatid. Pag literal yun. Pag literal yun, mga kapatid, yung laman ni Kristo, nandiyan siya sa langit. Kung si Kristo, ay bababa siya, kunin niyo ang katawan ni Kristo. Kasi literal yun. Pag magamit kayo ng Eucharist, magamit kayo ng tinapay at saka bino, symbolical na yun, kapatid. Ha? Symbolical na yun. Yun na, inamin na niya nga yung sinabi kong transubstantiation, yung sinasabi nga yung tinapay magiging katawan niya. Yun, doktrina yun. Hindi nagsasabi ang mga apostol, mga kapatid niya, yun niya doktrina. O alam niya ron, alam niya nga 11th century lang yun. Alam niya na. Yeah, sabi niya, nagtanong siya sa akin niya, saan ba yung tinapay galing, yung hinawakan ni Kristo. Galing yun sa mga baker, yung naggawa yun ng ano. Kasi hindi yun literal nga katawan ni Kristo. Kaya pag sabi mong literal nga katawan ni Kristo, may kamay yun. May paa, tsaka may mata, ilong, dunggan, buhok. Yun, literal yun. Oh, pag literal yun, kakain ka ng tao. Diba? Hindi yun literal, kapatid. Ginamit namin yun. Bread and wine. Oh, bread and wine. Ginamit ng mga Seventh-day Adventist. Bread and wine. Symbolical yun. Represent the body of Christ. Represent the body of Christ. Yan ang totoo, kapatid. Marami pa akong tanong, pero naubusan ako ng oras, pero mayroon pa akong tanong, mga kapatid. Ito, bakit sinasabi ni Kristo itong tinapay ay laman ko?
Bakit sinasabi niya? Kasi pupunta siya sa langit. Tinapay ang gagamitin natin, hindi na katawan niya. This is a symbol na lang, sabi ng Father Eusebius, symbol of the Eucharist. Kasi wala naman si Kristo. Punta ng langit. Diba? Para may ano siya, nga utos niya, mga kapatid, nga remembrance yun, yung tinatawag nga Last Supper. Kasi yung ang meaning yun ng Thanksgiving, sa pagpapako niya sa cross para sa ating lahat, yan. Hindi yun na literal, kapatid. Sabi lang yun ni ano, ang tanong ko, si Kristo ay nagsabi bang literal? Siya lang ang nagsabing literal. Kaya pag literal yun, kapatid, hindi na siya humawak ng tinapay. Hawakan niya yung laman niya. Ala, kakainin niyo to. Nandiyan pa si Kristo, di ba? Nandiyan pa si Kristo. Bakit tinapay lang ipakain ni Kristo sa kanila? Yung laman niya. Pag literal. Huwag kayong kakain dyan. Ito, kakainin nyo. Literal to. Literal to, kapatid. Kakainin mo to. Hala, hab-hab. Kaunan eh, akong kamot. Kaunan eh, akong til. Kaya literal ni. Hindi, ang binigay ni Kristo sa alagad niya, kapatid niya Darwin, tinapay lang. Tinapay at saka bino. Yung grapes, bayulit yun ah. Bayulit yun, kapatid. Di ba ang tanong ko, para bang ano si Darwin? Parang na-trap siya sa tanong ko, mga kapatid. Ha? Nakaano siya ng sabi niya, simple, pero na ano lang, ignore lang niya. Bakit? Kasi klarong-klaro sa ano, sinabi ng Eusebius. Yun lang ang binabasa ko. Kasi patutunayan ko yung Eucharist ay symbol. Yung Father niya ang nagsabi, kapatid. Yung sabi nilang iba-iba yung mga Protestant. Wala na yung problema yun. Kasi ang binabasa ko, wala na ako nag-interpret higala. Hindi ako nag-interpret. Binasa ko lang yung Eusebius Caesarea. Ito lang, mga kapatid. Kahit ano pang sasabihin nyo, hindi kami maniwala. Kahit yung sinasabi mo nga mayroon kayong mga ano, na sinasabi nyo nga ama namin yun, hindi yung ama namin yun. 70 Adventist kami ah. Lutherans lang yun. Yan. Yan ang totoo, kapatid. Nga ang sinasabi sa Biblia, tinapay lang yun. Tinapay at sinasabi nga laman niya. Sinasabi nga laman niya, yung tinapay, meaning to say, yung sinasabi ni Eusebius, totoo yun. Yeah, Eucharist is the symbol. No? A symbol. Okay. Ito, babasahin ko ha. Ito, kapatid, para nga maunawaan sa lahat ng mga tao. I-complete na yun, kapatid. No? I-complete na yun. Pakakainin nyo, painumin nyo. Kaya yan ang utos ng Panginoon. Matthew 26:26, kakain kayo lahat, iinom kayo lahat. Last 6 minutes. Bakit isa lang ang iinom? Hindi lahat. Labag na yun, kapatid. Ha? Okay. Ito, balik tayo ha sa sinasabi dito. Sinasabi dito. That the Mosaic sacrifice, the sacrifice on the cross, and the Eucharistic sacrifice are intimately related. The latter is the memorial of sacrifice of the cross. Klaro kayo, ha?
yun na sinasabi ako ni screenshot yan. In a far higher sins than the Jewish sacrifices were for doings of it. They were but symbols that were unreal. The Eucharist is a symbol but the impress of reality. Hindi, wala naman ito, kapatid. Ending na itong ano, ito. Ending na ito, kapatid. Yan ang totoo. Yung mga higher ng kapatid nating Darwin, dalawa kami nagsabi nga symbol. You know? Were but a symbol. Ito pa. A symbol of the world. The Eucharist is a symbol, but it embraces reality. Hindi na ako nag-ano, hindi na ako nag-interpret dito. Okay ako dito, symbol. Eucharist is a symbol. Diba? Ang tanong ko, sangayon naman siya. Sasangayon ako dyan. Sangayon ako dyan. Di, dalawa na kami. Ano, manalo kami kasi ano yon nang higher yon mga kapatid. Higher. Dalawa na kami kapatid. Yon ang totoo. Totoo yon mga kapatid yung sinasabi sa symbol. Kasi tinapay lang yon ginawa ng tao. Pag iliteral mo yon yung Panginoon kapatid ay ginawa lang tao. Ha? Ginawa lang ng tao. Oh. Yan ang totoo. Ginawa lang ng tao. Symbol lang 'yon. Wala namang problema pag mayong okay, the body of Christ, symbol of Christ, the blood of Christ. Wala namang problema kasi yan ang totoo, sinasabi 'yon. Di ba? Yung sinasabi yung doctrine yung magiging tinapay, sa'yo lang yun. Yan ang sinasabi kapatid. Siguro maintindihan mo yan. Kahit ang Tagalog natin parang may parang Bisaya lang. Sinsya na kayo mga kapatid ha. Last 2 minutes. Okay. Ito lang. Yung dalawa ni Father Darwin o ni Mr. Darwin Gitgano, nahirapan kami mag-Tagalog. Pero mas ano siya? Mas hanas, haniti siyang mag-Tagalog compare sa akin. Pero Bisaya lang yun. Walang problema kahit mga isang araw tayo. Pero pag Tagalog, ito lang. Ito lang ang sinasabi ko. Pag anong sinasabi sa Biblia, pag tinapay ang hinawakan, represent the body of Christ. Represent the body of Christ. Kung tinatawag ni Father Eusebius niya, the symbol, Eucharist is a symbol. Yan. Yan ang totoo mga kapatid. Ito pa, pag magtanong siya kapatid, magtanong siya nga litra po litra, hindi na yung litra po litra. Diba? Tanong siya nga tungkol sa tinapay, nasagot ko na yun. Kasi kahit ano pa ang sinasabi niyo, simbolikal yun kasi tinapay ang hinawakan. Hindi ang katawan niya ang hinawakan, laman ni Kristo. At hindi si Kristo nagkuha ng dugo sa katawan niya para nga magiging literal, mga kapatid. Yun na Brother Gitgano, hawakan mo na yung katotohanan
Akan mo yung katotohanan. Hindi na yung dogma nyo. Katotohanan. Symbolical. Time. Okay, salamat, Brother Jerry. At narinig nyo si Brother Jerry ng SDA sa kanyang rebuttal stand. Okay, bigyan natin ng 10 minutes si Father Dante sa kanyang cross-examination. Pagtatanong sa mga tinindig na poste. Hello, bro. Okay na? Okay. Hindi ko narinig. 10 minutes. Nakuha ko pala yung headset ko. Headphone. So, mga kapatid, unang tanong. Masagot. Ano po ba yung title ng aklat mo, bro? Ni patukol ni Eusebius? Anong title nun? Yung binabasa mo, kapatid, nandyan, di ba? Anong title? Yung binabasa mo. Oh, bro, anong title, bro? Sagutin mo. Sagot ko. Anong title, bro? The Gospel. Sino prop po bang nagsulat nito? Oh, Prop the Gospel. Eusebius of Caesarea. Ito, ha? Sino po bang nagsulat nito, bro? Ito lang, binabasa ko lang, bro. Tingnan mo diyan, bro. Bro, sino, alam mo ba yung nagsulat nito? Hindi, binabasa ko lang. Oh, tingnan mo, nandiyan, no? Oh, sino? Tingnan mo diyan. Hindi ka na magtanong kasi nandiyan na sa'yo. So, para bang, wait, ano, Mr. Moderator, pasagot niya, Mr. Moderator. Wait lang, Brother Jerry, ang tanong niya. Sagot ko. Sino ang nagsulat? Mr. Moderator, nandiyan sa box nila, oh. Tingnan nila. Sino nagsulat? Brother Jerry. Tingnan mo sa ano. Tingnan mo lang dyan, oh. Yes, ito. <doctor. laughs> Ikaw pala. Ano? Gusto ko na ma-atal mo yung pangalan. Hindi, Brother Jerry, pakisagot. Sino ito, yung... Ito, Eusebius of Caesarea, Mr. Moderator. Sino ang nagsulat dito? Objection, Mr. Moderator. Hindi naman tayo dito, Mr. Moderator, mano, ng ang mga author ang nagsulat, Mr. Moderator. Pakikuan lang, Mr. Moderator, subay lang tayo sa tema natin. Pwede, kasi binabasa ko lang yun. Brother Jerry, pwede natin sagutin na hindi natin alam o next question tayo. Okay. Sangayon ka ba? Si Alan Morton ang nagsulat nito. Sino, kapatid? Ang tanong ko, sangayon ka ba na si Alan Morton ang nagsulat nito? Hindi dito, kapatid. Ha? Bakit yan sa'yo iba? Posted on February 27, 2021 by Alan Morton. Translated by Pirar. W.G. Pirar. Scanned by the Roger Peirce. Ito na. Iba ng tanong, kapatid. Hindi na so, tayo... Mr. Moderator, dito sa referensya natin na kinukot, sa ngayon ka ba si Alan Morton ang nagsulat nito? Hindi ako sa ngayon, no? Kasi translated by W.J. Pirar. So, hindi ka sa ngayon ito. Ito ang pinakita namin kanina sa'yo. Oh, ito yung binasa mo kanina. O ano? A symbol. Ang, sa ngayon ka nito? Yes it's or no? Bro, Mr. Moderator, mapakisagot niya directamente yung katanungan ko. Ang sagot ko is a symbol. Yan, totoo. Hindi yun ang sagot. Sa tanong ko, Mr. Moderator. Eucharist is a symbol. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Pumunta muna ako sa author na aklat nito to verify kung totoo ba galing ba ito ni Eusebius. Okay, base sa internet na ito, sangayon ka ba na si Alan Morton ang nag-post nito? Yes or no? Hindi ako sangayon kasi Pirar nandito ah. Dito sa internet ay si Alan Morton. Ah, sa internet yon. Pero sa libro... Si yun, Pirar, yung basahin mo ulit bro, translator lang yun. Sagot pa ako, kapatid. May 40 sikas ba? Translated by W. Pirar. Scan by translated lang, not author. Yun. Yun sa internet siguro. Pero sa internet si Alan Morton.
Huwag ka magsapaw-sapaw dyan. Wait lang, Father Darwin, warning na sa iyo, ha? Kasi sumasagot pa siya, may oras siya. No, sorry, Mr. Moderator. Pasagutin muna natin siya. Okay, pa, 40 seconds, mayroon ka, Father, ano, Jerry. Okay, dito, Eusebius of Caesarea, AD 312, Volume 1, translated by W.G. Pirar, scanned by the Roger Burse. Yun ang nasa box, kapatid. Sunod tanong. Kasi ngayon ka sa referensyang ito, yung referensya mo ay only translated. Dito, ang nag-post talaga si Alan Morton. Wala mang ano dito. Sa ngayon ka dito? Yung sinasabi mo. Yes or no? Wala dito. Bakit, bakit sinasabi mo wala man dito? Itong post na wala ito, bro. Ito, tanong na. Oh. Bro, ito bang post na ito ang binasa mo? Yes or no? Hindi yon, nandito ang ang binabasa ko. Hindi ganyan pagkasulat, kapatid, no? Ito nga. Ito lang, oh, nasa baba, kapatid, oh. Pakibasa. Oh. Anong tanong? Pakibasa nga yung nasa sayo. Hindi, i-compare natin nasa. Tanong, magtanong ka muna. Yes, Mr. Moderator, para ma-compare natin yung nasa sakta niya dahil... Objection, Mr. Moderator. Yung... Wait lang, moderator's time, pakikat yung time, Mr. Timer. Tanong okay. Lang, Mr. Moderator. Ang tanong niya, sang-ayon ka ba na si Ali Norton yung nag-post nito? Ayon ko sang-ayon, Mr. Moderator, kasi wala dito. Okay, ano yung counter objection mo? Anong counter objection? So, Mr. Moderator, yung tanong ko, yung binasa niya, sangayon ba siya na ito din ang yun in line ito sa binasa niya kanina? Brother Jerry, pakisagot 'yon. Okay, sagot ko, Mr. Moderator, ito ang sangayon ako dito sa kang Eusebius. Iba 'yon, kapatid. Ito, last part. Oh. Ito, mayroon pa kong oras. They were but a symbol that were unreal. The Eucharist is a symbol, but it embraced reality. Ito na, dito na so, sa... Magkatulad, magkatulad, Brother Jerry. Ito na, dati sa huli, oh. So alam mo ba na magkatulad lang sa binasa mo ang posted by Alan Morton? Hindi yung libro, kapatid, oh. Ano yon, ang pinupost lang yon sa internet. Pero ito yon ang original. Oh. Sa libro ito, ah. Yeah. Oh. Download namin. Okay. Yung nasa internet next mo, yung nasa internet mo katulad din dito, di ba? Wala na akong pakialam dyan kung katulad. Ito lang ang binabasa ko, kapatid. Sa akin pa yun ang sagot, ha? Sa akin ba yun ang sagot? Wala akong pakialam dyan. Ito lang. Kasi hindi na alam natin yan anong kadugtong yan. Ito lang, oh, sa baba, pinakababa to. Oh. Yun. Hindi ko ganyan. Hindi yan, kapatid. Next tanong. Sunod na tanong. Alam mo ba yung title ng binasa mo katulad din sa title ng pinakita ko sa iyo? Proof of the Gospel. Eusebius of Caesarea. Alam mo ba ito? Katulad lang sa binasa mo. Kasi, yes or no? Alam ko to. Salamat. Bakit the proof of the gospel po hindi ganyan, kapatid? Oh, iba na 'yun. Ito libro to. Sunod na tanong, sinong author sa iyong libro? Na sinagot ko na 'yan. Mr. Moderator, please. Sinagot ko paki na ulit. 'Yan. W.G. Pirar. Dede, maliwanag 'yung tanong, Brother Jerry, pakisagot. Oo. Ito. W.G. Pirar. Ipakita mo, bro. Oh, sige, ano bang tanong? Bakit ito, pinakita mo yun? Proof of the Gospel. Demonstratio Evangelica or Eusebius of Caesarea.
Translated by, hindi man ito author, translated by. Ang tanong ko ay author, Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Yan yung lang ang binabasa ko, yung trans, yung ito. Ito, ng si W.J. Pirar, translated. Ito lang. Okay, ang tanong hindi niya. Hindi ako ano, mag-ano, Mr. Moderator, ng author kasi ito lang. Okay na siya, di ba? Naniwala na siya kakanina. Okay, yun ang sagot niya, Father Darwin. So, hindi mo alam ang author nito? Hindi ko yun. Hindi na yun, kapatid. Ito lang ang hindi, sinasabi dito. Translated by W.G. Pirar, scanned by the Roger Burst. Ito lang ang hinawakan ko. Wait lang, Brother Jerry. Pakisagot niya yung categorical niya na tanong. Sabi niya, alam mo ba yung author niya o hindi? Yes or no? Yun lang naman. Mr. Moderator, hindi ko na alam yung author. Ito lang ang translated by okay. Pirar. Father Darwin, next question. Salamat, kapatid. Ito lang kapatid. Translated. Nagsagot pa ako. Ito lang ang translated by W.G. Pirar, scanned by Roger Peirce. Wala itong sinasabing author. Hindi na ako masagot ng mga tanong mo, kapatid. Kasi wala dito. Yun, punta naman tayo, Mr. Moderator, sa Eucharist natin. Okay. Sunod na tanong. Dahil sinusundan kita sa referensya mo. Sunod na tanong. Yung, alam mo ba yung si Alan Morton ay isang Baptist? Parkview Baptist Church. Alam mo ba ito? Na hindi pala ito Katoliko? Alam mo ito? Yes or no? Ang hindi author na pinakita natin. Wala akong pakialam dyan kung sino-sino ang nag-post dyan. Kasi ang binabasa ko, yung tinatawag nga Eusebius of Caesarea, siguro, yung nakikita niya dito, ipinapost niya, ni Arlene. Kasi yan ang totoo na sinasabi dito. Eucharist is a symbol. So ang question ko, Mr. Moderator, ay hindi niya sinagot. Alam ba niya na ang isa sa mga author nitong Eusebius of Caesarea ay hindi Katoliko, isang Baptist? Yes or no? Alam ba niya ito o hindi? Father Jerry, pakisagot lang yung tanong. Maliwanag naman yung tanong. Alam mo ba na si Alan Morton? Sinagot ko naman yun. Yun ang nag-post si Aileen. Yes or no muna? Yes or no muna. O ano bang tanong niya, Mr. Moderator, di ba? Alam mo ba daw na si Alan Morton ay Baptist? Yes, okay, ang sagot ko, hindi ko yun alam. Ang alam ko, yung sinasabi dito, yung translated by W.G. Pirar. Klaro, ani? Hindi ka kaklaro? Sunod na tanong, Mr. Moderator. Mayroon pang oras. Ganyan. Mayroon pang oras, sorry. Ito pa. Diba? Next question. Ngayon ka, nagtanong ako sa'yo. Sangayon ka sa binabasa ko. Binabasa mo, di ba? Jerry, time na. Next question tayo. Next question. Last question yan, Father Darwin, ha? Last question. Last question. Yung kanina. His understanding of... Kanina. Pakita mo. Bago ako mag-premise muna ako, bro, ha? Kinuha ko muna yung document. Patungkol ni Eusebius. Wait muna, ha? Yung his understanding of the Eucharist wasn't. Excuse mo na, bro. Dahil lag yung ano natin. So, dito, Brother Jerry, ito po ang tanong ko. In line po ito sa document mo. Sabi dito, then his understanding of the Eucharist refers to Eusebius wasn't that it was a mere symbol. Ano po ba yung interpretation mo dito? Ano po yung unawa mo dito? Wasn't a mere symbol. Okay, thank you very much. Dito lang ako mag-sagot, ha. Yung tinatawag nga Eucharist is a symbol. Yon. Objection, Mr. Moderator. Clarification muna. Hindi yun ang tanong ko.
Ang tanong ko dito ay patungkol sa kanyang statement dito sa ibaba dahil pinutol niya. His understanding of the Eucharist wasn't that it was a mere symbol. Ano po ba yung inintindihan mo dito? Naintindihan ko yung father, no? Mr. Darwin, yung tinatawag nga Eucharist. Sa akin na yun, ha? Last na yun natanong mo. Sa akin... Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Hindi ako nagtatanong sa kanyang ano. I-translate lang niya ito. Ano po ba ang Bisaya ng wasen? Mr. Objection, Mr. Moderator. Okay, hindi tayo Google dito, Mr. Moderator. Oh, nagsagot ako. Ano na, mag-silent ka na lang diyan. Kasi last na yung tanong mo. Ang objection ko, Mr. Moderator, hindi na mag-anong meaning yan. Kasi gagamit naman Mr. Mr. Objection, Mr. Moderator. Naggamit naman kami objection, ng Objection, Mr. Moderator. Google, so, objection, yung, Mr. Moderator. Pakita mo human. Objection, Mr. Moderator. Sige, go ahead. Ang okay, tanong, ka, dapat, counter, Mr. Moderator. No. Counter ka. Sabi ko, direct yung, categorical yung question ko. Ano, wasn't a mere symbol. Ano po ba yung wasn't? Mr. Dirilay. Hubarin mo yan. Kasi mag-Google pa tayo dito. Mr. Moderator, ako nagtatanong. Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Counter-objection, Mr. Moderator. Wait lang, Mr. Moderator. Silent muna kayong dalawa. Objection. Ang tanong ni Father Darwin, Father Jerry, anong pagkaunawa mo doon sa binasa niya na wasn't? Or ano sa Bisaya yung wasn't? Oh, ito lang Mr. Moderator, ipa ano yung counseling niya, Mr. Moderator, para ano nang patas tayo ang laban. Sige, kasi ano gagamit naman ako ng goggles dito. Kaya ano ang tanong niya, meaning naman 'yon ang tanong niya. Hubarin mo at saka pag mahubad mo 'yon, itanong mo sa akin. Para patas ang laban natin. So hindi mo alam. I'm na last question na yun, bro. Okay. Salamat bro. Salamat, no. Okay, ito. May sagot pa ako, Mr. Moderator. Okay, sasagot. Mayroon akong 40. Bigyan ka na 50 seconds, sige. Oh, okay. Salamat, ha. Ito lang ang, hindi na ako nagbasa dyan. Kahit ano ang meaning dyan, ito lang ang binabasa ko sa baba. Niya. Eucharist is a symbol. Yan lang. Hindi na yung sinasabi niya nga hubarin pa. Pwede hubarin natin sa Google. Oh, pero ano na lang, taas ng oras, kapatid. Ha? Taas na kayong oras. Ito lang ang meaning niya. Ito lang ang binabasa ko. Hindi yung binabasa mo. Ito lang ang binabasa ko nga Eucharist is a symbol. Klaro kayo, udayag. Salamat. Okay. At ayan, no, medyo mainit talaga yung ating debate tonight, no? Time check 10:27, ano? At mainit din ang nasa comment section. Ayan. So, recap tayo ng ating topic. No, ang topic natin, no, affirmative dito si Father Darwin. No, ang pinatutunayan niya ay ang tinapay at ang alak ay literal o real na katawan at dugo ni Jesus ayon sa Bible at referensya. Affirmative si Father Darwin Gargano, Roman Catholic Church. Negative naman dito si Pastor si Father Jerry Laig ng Seventh-day Adventist. Ayan. So nasa last stage tayo ng ating debate, ito yung conclusion. Side, no? So icebreaker muna tayo. Palamig ng kaunti ano bago natin ibigay uli sa ating mga debatista. Badrasya, pakipulsuhan nga yung ating live. Okay, at meron tayong 4,000 na comments na no dito sa debaters convention at meron tayong 200 plus live viewers. Meron tayong 367 reaction at 305 share. At syempre then hindi ko alam yung ano yung diyan sa punto-punto pero
for sure marami. At yung ating sa live din ni Jerry Laig. Pag unti kay ba ano ngayon ito, yung program nila diyan na naka-live din. Shout out sa inyo diyan at yun, relax na tayo sa mga comment mga guys. At ito na, dadako na tayo sa ating final conclusion. Salamat, bro. Okay, salamat Brother Rasha, no, na kahit medyo hindi maganda pakiramdam eh nasan nadyan ka pa rin ta. Okay, at shout out doon sa mga may init ang comment sa comment section. At shout out sa inyong lahat, no. At hindi namin kayo may isa-isa kasi ang dami nyo eh, 4,000 kayo eh. Maubos yung oras natin. Pero shout out sa inyo diyan at mga pala sa mga bagong pasok, no, nasa last bahagi na tayo ng ating programa. Ito yung huling pananalita o last contention dito sa ating topic or last or final conclusion. Okay, bigyan natin ng 5 minutes ang bawat isa, no. So dahil naunang magsalita ang ating affirmative, no, siya yung huling magsasalita. Ayan, ito yung ating napagkasunduan. Ano? So, papaunahin natin ngayon si Brother Jerry, no, ng SDA. Okay, Brother Jerry, ready ka na? 5 minutes? Okay, okay. Kamute ako. Okay, thank you. Thank you, bro. 5 minutes, Mr. Moderator? Yes po, yes po. Okay. Thank you very much so sa lahat ng mga kapatid natin, yung mga Romano Katoliko. Pasensya na kayo sa Tagalog ko. Kasi first time pa to. No, first time pa to. Sige lang, kaunawa naman kayo. Ito lang sinasabi ko. Yung sinasabi nila nga alin, yun ang ito lang ang nag-post sa Facebook. Kung mayroon siya nga ano, nga siya yun ang author, baptist ang author, wala na kasi nandito sa box ko, wala na si Alin. Ito lang si Roger at saka si Pirarer. Ito lang yung mga kapatid. Yung paksa namin ay parang nahiwalay na. Kasi nandiyan na kami sa mga meaning. No, nandiyan kami sa mga author. No. Nawawala na yung paksa-paksa namin mga kapatid, patutunayan ang bread and wine ginagamit sa misa, yung tinatawag nga Eucharistia, literal nga katawan at dugo ni Kristo ayon sa Biblia. Yun, ginagamit yung Eusebius Caesarea. Yeah. Eucharist is a symbol. Eucharist is a symbol to embrace. To yan. Kasi yung mga verse nga binabasa natin, kapatid, clear, very clear. Bakit very clear? Itong tinapay, di ba? Sinasabi niya pag walang blessing hindi pa yon body of Christ, hindi pa yon the blood of Christ. Meaning to say, pag walang blessing tinapay lang yon. Pag mag blessing sila ay ano katawan ni Kristo. Yon lang ang totoo kapatid, symbolical yon. Bakit symbolical? Kasi tipik-tipik yung tinatawag putol-putol yun. Putol-putol yun. Pag literal yun, putol na ang katawan ni Kristo. Putol na ang katawan ni Kristo. Sa Seventh-day Adventist, the bread is the body of Christ and the wine is the blood of Christ. Ganyan sa amin, kapatid. Pero represent the body and represent the blood of Christ. Kasi hindi naman pupunta si Kristo, nagbaba si Kristo dito
para kunin natin ang 2 kilo at saka 2 galon nga dugo ni Kristo, hindi naman siya bababa. Parang literal nga dugo ni Kristo o katawan ni Kristo. Oh? Hindi yun, kapatid. Ito ang tunay nga sinasabi sa banal nga aklat, itong tinapay. Itong tinapay, kapatid. Oh, ganyan. Okay. Ang tanong ko, may marami pa akong tanong dito. 5 minutes, no? Yung sinasabi niyang literal, di ba, si Kristo naman ang literal, yung laman niya, yung katawan niya, at yung dugo niya, yung tinatawag nga. Last 1 minute. Sabi nila nga, literal. Yung katawan at saka dugo niya ni Kristo, yung pinako sa cross, yun, literal yun. Pag hinawakan ang tinapay, kapatid, simbolikal na yun. Represent the body of Christ. No? Pag sabi ni Kristo, Mateo 26:26, kain kayo lahat sa tinapay, sa katawan ko, kain ay inom kayo lahat sa bino, represent sa dugo, upon the blood of Christ. Yan, clear, very clear ang sinasabi diyan, kapatid. Kukuha siya ng bino at binigay sa mga alagad. Bakit hindi siya kukuha ng dugo niya, yung literal nga dugo niya? Bakit bino or wine pa ang kinukuha niya? At saka the bread at the body of Christ. Okay, salamat, Brother Jerry. Napakinggan niyo po si Brother Jerry sa kanyang last and final contention sa topic na kanilang pinatutunayan. Okay, ready ka na, Father Darwin? 5 minutes? Yes, kapatid, maraming salamat. And start na ba? Okay, timer starts now. Maraming salamat, Brother Jerry Laig. At sinundan lang natin yung mga referensya niya. At nakita natin na yung isa sa mga author nitong Proof of the Gospel by Eusebius of Caesarea, ang author pala nito ay si Allen Morton, isang member sa Parkview Baptist Church. Kaya nga, sinundan natin siya. Kaya pala, in line sa kanilang interpretation. Dahil yung pagbasa nila sa statement ni Saint Eusebius ay accommodated sense. Pero na silang doktrina at humanap lang sila ng mga church fathers na nanaayon sa kanilang unawa. Pero binasa natin, tinanong siya, ano ba yung naunawaan mo sa term wasn't? So hindi na niya sinagot ng direkta dahil pinutol niya yung buong buo. Atin mo nang babasahin ulit, Brother Jando, yung pinakita natin. So sinundan lang natin ang mahal nating kapatid. Kaya sa mga pamaraan ito, makikita natin na hindi niya binasa ng buo. Sabi dito, so the daily Eucharist is a participation in Christ's perfect sacrifice. Just imagine, it is a participation of His sacrifice. It is a literal sense, but not a re-sacrifice of Christ. Ito ang kahulugan niya. Yung tinapay, yung alak, ang kanyang mga accidents, nandyan pa rin. Pero yung substance, it is literal na substance sa katawan ng ating Panginoon. Substance sa dugo ng ating Panginoon. At hindi niya pinatuloy. And he notes that we Christians don't need to fall upon the first beggarly elements, which are mere symbols. Hindi lang mere symbols. Hindi tayo ma-fall sa mere symbols lang. Clearly, pinalinaw pa niya, Brother Jerry. Makinig ka. Clearly. Then, his understanding of the Eucharist wasn't, nandito na, wasn't that it was a mere symbol. Hindi talaga mere symbol, kapatid. Patuloy, the view of the Lord's Supper that some Protestants take, that it's simply symbolic, a reminder of the true sacrifice, is a mirror image
of what Eusebius described as now worthless in the first paragraph. So hindi talaga katulad sa inyong nasa isipan, Brother Jerry, na kung magbasa ka ng document ng simbahan, kumplituhin mo para makita at malinaw. Ngayon lang ako nakabasa nito. So, mga kapatid, kapag merong bagong document, ating i-contextualize para makita natin ang buong buo. Mahirap yan, kukuha lang ikaw ng isang linya at mag-interpret ka na ng maraming opinion. Yan po ang nangyari sa ating mahal na kapatid. Accommodated sense of interpreting the Bible. It is not the real intention of the author, but it is, no, his own opinion being attributed to the church father. Isa lang church father ang kanyang kinuha, no? Bakit hindi niya kinuha yung pinakamalapit, si St. Ignatius? Ating babasahin, Brother John, no? Talaga itong ating mahal na kapatid, oh, no? Pili-pili lang ng mga church fathers. So dito natin makikita na paiwas ang ating mahal na kapatid sa katotohanan. They abstain from the Eucharist. St. Ignatius of Antioch, siya po ay disipulo ni St. John. They abstain from the Eucharist and from prayer. Bakit hindi sila nakasali sa Eucharist, communion, sa panalangin? Because they confess not. They never confess. Ano That's po ba yung minute. Hindi nila kino-confess? That the Eucharist to be the flesh of our Savior, Jesus Christ. At pinakita ko na kanina, mga kapatid, na ang salita mismo ni Kristo nagsasabi, this is my body. Sabi ni San Mateo, this is my body. Sabi ni San Marcos, this is my body. Sabi ni San Lucas, this is my body. Sabi ni San Pablo, this is a sharing of the body of Christ. Literal po yun. At pinatunayan na sa mga scientists. Hindi basta-basta yun. So, opinion versus reality ito. No. Reality is better than opinion. Reality is better than idea, sabi ni Papa Francisco. No. Sabi niya, pagdating niya dito sa Pilipinas, reality is greater than idea. Brother Jerry Laing, reality is greater than idea. Therefore, dahil dala ko ang reality, mas nanalo ang katotohanan na dala natin. Time. God bless. Okay, salamat, Father Darwin. No? At ayan po, natunghayan nyo ang kanilang debate. At bibigyan ko kayo ng isang minuto. Ito, hindi na to conclusion. No? Naman, ito ay pagpapasalamat doon sa inyong dapat pasalamatan. No? Isang minuto. Pero bago ko ibigay ang mikropono, ako mismo nagpapasalamat sa inyong dalawa as moderator ninyo na nag-moderate. Salamat sa pagiging Maginoon ninyong dalawa, no? At salamat din sa pagpili kay DevCon bilang platform nyo. At salamat at dito nyo ginanap ang debate, no? So yan yung pasalamat ko sa kay Father Darwin at kay Brother Jerry Laik. At kung gusto nyo po makisali sa mga ganitong gawain sa mga nanonood dyan, welcome po kayo. Kayo man ay ateista, anumang pananampalataya ang inyong kinaaniban at gusto nyong patunayan ang inyong pananampalataya laban sa ibang pananampalataya at ito ay gusto nyong pag-usapan, i-devcon nyo na po yan. No? Kami po dito ay malugod namin kayong tatanggapin at pagsisilbihan bilang para maipahayag ninyo ang inyong pananampalataya. Ayan. So salamat sa pagpili kay DevCon at paki-follow na po yung page namin, The Baptist Convention, at paki-follow din yung punto per punto at yung mga nanonood dyan sa kanilang YouTube channel at Facebook. Ganun din yung channel ni Brother Jerry Laik at salamat sa inyo din at i-follow nyo si Father Jerry Lai at yung page ni Father Darwin. Ayan. So, bigay natin ang minuto. Father Jerry, 1 minute. Okay. Thank you very much. Maayong gabi ka natundanan, no? Pasensya. Pasensya na Brother Gitgano, no? Sa mga sa Tagalog natin. No? O, paki-subscribe po sa ako sa
subscribe ko kahit nagdebate kami ni Brother Mr. Gitgano, pwede akong mag-subscribe sa kanya at susukli naman, di ba? sa lahat dito, pwede nang tayo ano, mag-give and take, no? Parang subscribe ako sa inyo pag may mga channel kayo at subscribe kayo sa Paguting kay Eskamatuoran. Thank you very much, Mr. Moderator. Good night sa tanan. Okay, salamat, Brother Jerry. Okay, Father Darwin, 1 minute. Magandang gabi mga kapatid at Brother Jerry, maraming salamat at sa ating mahal na moderator si Brother Cisco. Cispo, no? Maraming salamat sa patas na pag-moderate sa ating programa at maganda yung talakayan natin, very peaceful at very order. At sa lahat na nanonood natin, libo-libo nanonood sa atin ngayon. Maabot tayo ng 1.6 sa YouTube channel natin actual, no? So maraming salamat na ito po ay patunay na uhaw na uhaw ang mga bayan ng Diyos sa katotohanan. So dito sumali tayo not to win argument but to win souls. Dahil marami nang nalilito sa mga simbahan na tatag lang ng tao. So nandito tayo, ina-align natin yung ating oras para dito sa reason na mapaipaliwanag natin ang ating katwiran na nababase naman sa katotohanan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagpapagod at sa inyong walang humpay na pagsubaybay. At pasalamat din tayo sa ating pahiram natin ng internet dito si Brother Marlon na sumayo at sa buong pamilya niya dahil hindi malakas yung internet natin. Ang malakas lang sa atin ang katotohanan. Salamat sa buong pamilya niya nandito at sa buong mga supporters sa Punto por Punto. Maraming salamat po. At nandito lang kami, ready na mag-alay sa aming oras, sa aming mga talent para po mabigyan ng linaw ang ating pagkalito sa katotohanan. Dahil yung mga iba't ibang mga mahal natin na sa ibang panalampalataya, meron silang TV station, meron silang radio station, tayong mga Katoliko kahit gasoline station, wala. So sa pamagitan lang dito sa YouTube channel natin, please subscribe at ipromote nyo po. Brother Jerry Laig din. Inaanyayahan ko mga Katoliko na makinig din kay Brother Jerry para ma-inspire kayo na ang haharap sa susunod. Ni Brother Jerry. Mag-subscribe tayo, Brother Jando. Para umabot ng marami yung taga-sunod ni Brother Jerry. Maraming salamat, Brother Jerry. At hanggang sa sunod. Na... Thank you very much, brother, kapatid. Thank you very much. Brother Jerry. God bless.